sticker. Hi, Ma'am Sarah Marco. Ayun. Bigyan siya ng 50 pesos for the super sticker. Shout out po sa inyo. Thank you so much po sa inyong generosity. Okay. Sisimulan ko na po ang pag-introduce sa ating lecture kasi andito na siya, naghihintay na siyang makapasok. Ladies and gentlemen, let me take the honor to present to you our lecturer of the day na siya po ay magtuturo ng curriculum development sa inyo. Siya po ay walang iba kundi ang September board exam top-notcher and he is top 4 in that examination, garnering 91.20, kung hindi ako nagkakamali, as board rating. Most of you got the correct answer kasi po, ayan, I did a trivia for this person and most of you got it. It's none other than our ever-dynamic no, friend, top-notcher and lecturer, Sir Victor Amigable Jr. A round of applause, please. Hi, sir! Ayun, diba? Wow, good morning! Good morning. Good afternoon na po. Kakagising mo lang, sir, eh. Good afternoon na pala. Sorry. Nasa right. States ko si sir. Mm. Sige. So, yes. I will leave the floor to you, sir. Ayos na ba? Yes. Okay. So, LPTs, good luck. Pay attention. Write if you must and then participate on the drills. Sir? Yes. Okay, let me open. All right, so good afternoon, everyone. Wow, daming viewers natin ngayon. Okay, so I'm changing my background. One moment muna. Okay. Kasi nasa bintana ako. All right. Okay, let me see. A bit loading. Okay, so good afternoon, everyone. Okay, so today po, Sir Melvin, I'll be sharing pa po my PowerPoint presentation. Okay, so I think you have to accept this. Ah, sige. Apo. Yan po, i-add mo sa stream. Yes, ganon. Right. So once again po, I'm Teacher V po, the top 4. Okay, and one of the mentors in Trio Top Notcher na YouTube channel. Okay, so good afternoon everyone. So this afternoon po, magtuturo po ako sa inyo ng curriculum development. Okay, so isa po si curriculum development sa mga sa mga subject po na hindi talaga nawawala sa board exam. Okay, so ready na ba ang ating mga, ang tawag dito, mga Sir Melvin viewers? Kasi Katri yung tawag sa akin. Alright, sa amin pala. Okay, so ready na ba sila? Paki-heart-heart naman dyan if ready na. Good afternoon. Yes na yes. Okay. Alright, so let's start na po. Okay, so number one po. Curriculum comes from the Latin word currere, which means... Okay, so napaka-importante po na before we dig deeper with the subject, we have to know its etymology o saan ang galing itong word na curriculum. Diba? So ano kayang sagot ng ating mga viewers ngayon? Okay. Alright, salamat naman po. So may sumagot na D. May nakita na ako. Blurred po, sir. Baka sa connection ko. Okay lang po ba yung connection ko, Sir Melvin?
I think I'm the lead. Yes po, sir. Malinaw po. Malinaw. Okay. So, pakicheck na lang po yung connection ninyo, okay? So, may nagkamali, may nag-B, may nag-D, nagkagulo yung mga viewers natin, okay? So, that's now. Okay, so that's the correct answer po, to run. Okay po? Yes. Alright, so kureri po, it means to run. Kasi po, curriculum comes from the Latin word curere, which means to run. Okay, so kasi po, curriculum can be often associated with the idea of students running in a race or course. So, yung mga kurso natin, di ba? We have different courses and major, okay? So, in New Latin po, now, curriculum means a course of study. Okay, so again, curere comes from the Latin, curriculum comes from a Latin word, curere, which means to run. Okay, so pakitandaan po iyan. Alright, so meron tayong iba't ibang definition of curriculum po. Okay, so una po, this is the list of subjects to be learned in school. Diba? So kapag ordinaryo ka lang na tao, tapos you are not affiliated with any educational institution, so you will define curriculum as this, simple as list of subjects to be learned in school. Okay, and then next naman po, a series of topics or subject matter under each subject area. Okay, and a discipline with principles, theories, and practices aligned to the learner's chosen academic discipline. Okay, and sa mga malalima naman po ng definition ng curriculum, this is kabuuan po ng learning experiences ng estudyante. Okay, sa kanyang curricular activities, co-curricular and extracurricular activities. Alright, and this is a list of competencies or intended learning outcomes students need to attain. Okay, so ito po yung iba't ibang definition ng curriculum natin. Alright? Yes. Okay, that's the definition of curriculum. Now, punta tayo dito sa number 2. An essentialist educator who believe that the mission of a school system should be focused on intellectual training. Okay. Yes, sino kaya? Si Robert Hutchins ba? Si Arthur Bester ba? Si John Dewey ba? O si Philip Phoenix? Sino kaya? Alright? Okay, may nag-John Dewey dito. Most of you answered John Dewey. Bakit po? Okay. So, kapag nakita to sa board exam na basa to, bilugan kagat yung keyword natin, which is intellectual training. Okay? Intellectual training. Sino kaya siya? Alright? So, yung tamang sagot po, si Arthur Bestor. Okay? So, isa-isahin natin sila yung mga tao na nag-contribute, no, to the development of the curriculum that we have now. Okay? Or even before. Now, let's go. Okay, so yes, we will discuss that after number 3, okay? And then number 3 naman, who coined the term discipline? Sino kaya? Who coined the term discipline? Sino kaya siya? Okay, yes. So kung malabo po sa inyong screen, you can adjust that. Po, sa my settings na part, tapos si HG nyo po. Okay. So, may sumagot na A, B, C. Oh, lagyan nyo lang ng D para kumpleto na. Okay. So, walang iba, siya po ay si Joseph Schwab. Okay. Kapag intellectual discipline, di ba si Arthur Bestor? Kapag nag-term ng discipline, it's Joseph Schwab. Okay. So, now, isa-isahin na natin sila. Alright? So,
When it comes to curriculum development, meron po mga tao dyan na may traditional perspectives or point of view. Okay? Point of view nila. So si Robert Hutchins po, siya po ay considered as essentialist po siya. Okay? I mean, sorry, perennialist pala. One more time. Robert Hutchins is considered as a perennialist. Okay? Bakit po? Kasi sinasabi niya na dapat mag-focus daw yung curriculum, binu-view niya yung curriculum na permanent studies or permanent subjects. Opo? So, were rules of grammar, reading, rhetorical, logic, and mathematical for basic education are emphasized. Okay? Diba? So, kasama dyan po yung emphasis ng 3 R's. Okay? Ng 3 R's. Yung reading, writing, arithmetic. Okay? So, dapat po daw itong ma-emphasize sa basic education saka sa college. Okay? In the traditional perspective po. Kaya, nakabase po lahat ng dapat nating matutunan sa great books. So, dahil nga perennialist, di ba? Permanent. Long-lasting. Ganon. Pang forever. Oh, sana all. My forever. Okay? So, punta naman tayo dito kay Arthur Bestor. Okay? Kapag sinabing Arthur Bestor po, oh, yun po yung keyword natin. Intellectual disciplines or intellectual training. Okay? So, si Arthur Bestor na po yung essentialist natin. So, si Robert Hutchins, perennialist. Tapos si Arthur Bestor, essentialist po. Okay? So, he believed po na ang mission po ng school, yun po, yung intellectual training. Okay, paghahasa ng ating mga utak. Okay, so hence, ang curriculum natin po ay dapat naka-focus sa intellectual disciplines. Okay, so example po yan, yung grammar, literature, tsaka pagsusulat or writing. Okay, so kasama na dyan yan yung mathematics natin, yung history, tsaka foreign language. Okay, so yan po si Arthur Bestor. Okay, so madali lang pong tandaan. So, Robert Hutchins, 3 R's, great books. Tapos si Arthur Bestor, intellectual disciplines or intellectual training. Okay, so punta naman tayo sa kasunod. Still under traditional perspective, we have Joseph Schwab. Okay, Joseph Schwab naman po. Okay, so he coined the term discipline. Okay, and according to him, that the sole source of curriculum is discipline po. So, dapat yung subject areas such as sciences, mathematics, social studies, ano pa, English, and many more ay dapat itinuturo. Okay? So, sa college po, yung mga academic disciplines are labeled po as yung mga humanities, sciences, yung languages, kasama pa rin yung mathematics. Okay? So again, sinabi po niya na ang ito mong discipline is the ruling doctrine of curriculum development. Okay? Again, so sinabi po niya na ang discipline is the ruling doctrine of the curriculum development. Okay? All right. So now let's have Philip Phoenix. Si Philip Phoenix. So sabi po ni Philip Phoenix, madali lang po kasi Philip Phoenix asserts po na dapat ang curriculum po should consist of various disciplines. Entire knowledge, no? Dapat po yung kaalaman natin manggagaling sa different disciplines, hindi lang isa. Dapat marami tayong basis. Okay? Yan po si Philip Phoenix. Okay. Yes, tandaan po iyan. Alright, so kung meron naman po tayong traditionalist, meron naman tayong progressivists perspectives po. Okay? So, una po dyan ay si John Dewey. Yung mga sagot ninyo. Diba? Okay, so si John Dewey po, he believes that education is experiencing. Dapat talaga, ano, na i-experience ng bata, diba? Or ng tao.
Okay? So according po to him, that reflective thinking is a means that unifies the curricular elements, no? That is tested by application. Okay, so kasi po kapag yung kaalaman natin po hindi natin ina-apply, oh, 'di ba? Madali lang po nating makakalimutan iyan, 'di ba? So based on our experiences, if we cannot apply what we have learned, so basically mawawala po iyan, makakalimutan, 'di ba? So that is somehow connected to the law of use and disuse, 'di ba? Yes, and famous po si John Dewey sa learning by doing. Okay. Yes. All right. So pakitandaan si John Dewey. Now, sa pangalawa po, si Hollis Caswell and Ken Campbell. Okay? So according po sa kanilang dalawa, ni Caswell at Campbell, curriculum po is all the experiences po that children undergo. Pero dapat may guidance sa guro or ng mga teachers. Okay, so again, all experiences that that students must undergo but with the guidance or under the supervision of the teachers. Okay, ganon. So, dahil kahit sabi nating progressivist, dapat may control pa rin si teacher. Okay, may control pa rin si teacher po. Alright? Yes, so John Dewey po, education is experiencing, Caswell and Campbell, all experiences, curriculum is all of the experiences of the child with the guidance of the teacher. Okay? Yun po yung isulat ninyo ng mga shortcut dyan. Okay, sana everyday ganito. Alright. Now, let's go. Okay, so punta naman tayo dito kay Othoniel Smith, William Stanley, tsaka Harlan Shore. Okay, so dinidefine po yan yung curriculum na sequence of potential experiences. Okay, bakit po? Kasi para po sa kanila, mga students po is meron po silang mga potential na dapat ilabas. Okay, of course, with the guidance and help of the teachers. Okay, so dapat set up po yan ng school for the purpose of disciplining the children and the youth. Okay? Para po naman, nakadepende po yan sa kanilang pag-iisip tsaka on how they act and how they apply their learning. Yun po yan sabi ni Othoniel Smith, William Stanley, and Harlan Sewer. Okay? So, yung shortcut na lang po is sequence of potential experiences. Okay? Alright. So, pangalawa po, si Colin Marsh at saka si George Willis. Okay? Colin Marsh at saka si George Willis. So, sabi po ni Colin Marsh at George Willis that all of the experiences po is in the classroom. Tapos, this is viewed as planned, enacted by the teacher and also by the students. So, meaning to say, learning is two-way process. Okay? Dapat magkatuwang yung student at teacher. Dapat meron silang interaction. Okay? That's according to Colin Marsh and George Willis. Okay? So, shortcut nyo po kay Smith, Stanley, at Harlan Shore. Curriculum is a sequence of potential experiences. Tapos kay Marsh at Willis, curriculum as all of the experiences in the classroom, okay, which are planned and enacted by the students and the teachers. Okay naman po. Alright, okay naman. Now, proceed tayo dito sa pang-apat na tanong. Okay, pang-apat na tanong. All right. So, when teachers conducted a series of evaluation to determine the extent of teaching, what must be implemented? Okay. Yes. So, anong sagot ninyo, mga viewers natin ngayon? Okay.
So, yes. So, ang keyword natin po dito is yung series of evaluation. Okay. Series of evaluation po. Alright. So, walang ibang tamang sagot kundi assessed. Okay. Yes. So, sa panglima naman po, what kind of curriculum is unintended and not within the intention of the curriculum? Saan po daw dito yung tamang sagot? Unintended and not within the intention of the curriculum. May sumagot na D. Supported. May nag-hidden. Alright. So, ano pa? So, most of you naman got the correct answer po. Okay. Hidden. Unintended po yung hidden. Okay. Oh, no. Bakit? So, one moment. Nasira po yung... Okay. One moment po. May na-press po ako. Hindi pwede. Nag-shortcut siya. Okay, so most of you naman po got the correct answer, hidden curriculum. Okay, so that's unintended. And then, hindi naman officially tinuturo sa school, pero secretly natututunan ng bata. Okay, as he go along through his or her learning. Diba? Yun po yan. Okay. Oh, one moment po. Punta na tayo doon. Okay. Yes, tama po kayo lahat. That's hidden. Oops. Okay. So, I guess nandito na. Okay, edit ko muna to. Alright. Okay, thank you. Okay, so alam ko po ngayon is marami pong nagtatrabaho, di ba? Yeah, so salamat po naman sa effort nyo na panunood. Okay, so I know po na everything will be in the right places po. At yung mga pagsikap nyo po at yung mga hard work nyo po, it will be paid off. Okay, kaya laban lang po tayo dito. Alright, so ito po yan, assess yung tamang sagot dito. Tapos yung dito is hidden curriculum. Okay. Alright, so meron ding iba't-ibang types of curriculum, di ba? Na dapat nyong i-refresh or kapag hindi pa na-review, matutunan. Okay? So first, we have supported curriculum. Okay? Kapag sinabing supported curriculum, most of this are our learning materials. Okay? So this involves po yung additional tools, resources, tapos learning experiences that is found in and outside the classroom po. Okay? So example po nito yung mga textbooks, di ba? Yung field trips. Even technology such as software and technology. Di ba? So everything that supports learning, that supported curriculum. Okay? Yes. So number two po, learned curriculum. Okay? Kapag sinabing learned curriculum po, yung outcomes. Okay? Tapos, of course, involve yung students. Diba? So, this includes po yung subject matter and the knowledge po that we learn from our courses or our majors. Diba? But also, additional po dito yung mga changes ng ano attitude natin. Tapos, emotional well-being ng mga estudyante. Oh, include po doon. Okay? So, dapat teachers need to shrink po. Anong dapat i-shrink yung teacher? The gap between what the students are expecting to learn and what the students actually learn. Okay? Yun po yan. Yung learned curriculum natin. Okay? Kitandaan. So, dapat ma-fill in yung gap. Okay, again, ma-fill in yung gap dito sa learned curriculum ng ano yung expected learning outcome ng estudyante base sa kanyang natutunan. Okay? After the lesson. Alright? So, that's learned curriculum.
Pangatlo po is yung written curriculum. Okay? So, tandaan niyo po, these are set of paperworks. Okay? Set of paperworks. Alright, so written curriculum po are formally put down into writing and documented for teaching. Yun po yun. So everything is put down into writing, that's written curriculum. Okay? So materials po na include dito is yung educators, instruction documents. Inom muna ko ng tubig, one moment. Yes po. Films, text, and other materials they need po. Okay, so yun po yung example nyo, lesson plan, tsaka syllabus. Diba? Yun yung pumalakasan na example talaga. Alright. Now, pang-apat po. Okay, pang-apat, taught curriculum. Okay, taught curriculum po. So, this is how the teachers actually teach. Diba? Taught. Okay? So, taught curriculum po is extremely critical po for students. Taught curriculum po is extremely critical po sa mga SPED students. Bakit? Kasi nangangailangan po sila ng different kind of specialized support. Diba? Napaka-critical po ito sa mga SPED students natin. Okay? So, everything that is put into action, that's taught curriculum. Okay? Yes. All right. So, punta naman tayo dito sa next na types of curriculum, yung assessed curriculum. Diba? Yung sagot natin. So, kapag may series of evaluation, okay? So, that's your assessed. Okay? Or, this is sometimes called tested curriculum po. Okay? Tested curriculum. So, nag-refer po ito sa mga quizzes, okay? And other kinds of tests just to measure students sa natutunan, okay, or to measure student success po within your subject, okay. So nakadepende po yan sa different assessment techniques. So that includes po yung ating different presentation, portfolio, demonstration, okay, kaya iba't ibang mga standardized tests. Okay, yun po yung ating assessed curriculum. Alright? So, kapag po naman hidden, okay, kapag po naman hidden, ito yung sagot din natin, di ba? These are unplanned activities. Okay? Kasi hindi nga planado. Tapos, may significant impact sa estudyante, sa kanyang pagkatuto or how he or she learned. Di ba? So, this type of curriculum po is not always communicated. Okay? Or sinusulat talaga tapos itinuturo, hindi. Okay? So, example po nito is yung implicit na mga rules, di ba? Yung mga unmentioned expectation. Okay? And then yung norms tsaka values of a culture. So, example po nito is, di ba, raising your hand to speak. Di ba, hindi naman officially yung tinuturo, pero... Diba, natutunan ng bata kasi yun yung dapat na tamang asal na dapat gawin. When you want to speak, you raise your hand, tapos tumayo ka kapag tinawag ka na. Diba? Tapos, hindi ka nagsasalita while others are speaking. Isa din po iyon sa mga example ng hidden curriculum. Tapos ano pa? Being respectful. So most of the hidden curriculums, most of the hidden curriculum examples are values. Diba? That are caught, not taught. Diba? Diba may ganun na premise? Values are caught, not taught, and vice versa. Diba? Okay. And then, example po pa din yan, additional is yung, anong tawag yun? How to work with others, pakikisama. Diba? Isa po yan sa mga qualities ng mga Pinoy. Diba? O ng mga Pilipino, diba? Yung pakikisama. Okay, and then turning in assignments when due. Okay, and ano pa? Being on time on class, dapat di tayo malate. Okay, yes, so yun po yung iba't ibang example ng ating hidden curriculum. Alright, now, punta naman tayo dito sa recommended curriculum. Okay, kapag sinabi kasing recommended curriculum, ito yung mandated by organizations, different organizations po.
such as DepEd, TESDA, CHED, PAFTE, tsaka UNESCO. Diba? Yes. Okay. So, yun po yung tandaan nyo, everything that's recommended or mandated by mga nakakataas sa ating educational system, o yun po ating recommended curriculum. Okay? Yes. Alright. So, pito po iyan. So, dapat ninyong tandaan or, okay, or if alam niyo po, refresh na lang tayo dito. Alright. So, punta naman tayo dito sa pang-anim. Okay, pang-anim. So, Teacher V has been tasked to prepare the curriculum for the year. So, he writes daily guide in implementing the curriculum. So, in this situation po, she, bakit na she na ito? He is a, ano daw, kind of teacher si Teacher V dito. A planner ba? An innovator po ba? Or implementer or knower? Yes. Ano po? So, yung tamang sagot dito is planner. Okay. So, very good. Most of you naman got the correct answer. Wow, galing. So, ready-ready na talaga yung mga September taker natin dyan. Okay. Dahil baka mamaya or next week or the first week of August, lalabas na po yung result for the June takers. May bago na naman tayong mga top notchers tsaka mga LPTs. Mga new, may mga pangarap na naman na matutupad. Diba? Dahil kay Sir Melvin. Tsaka sa mga iba't ibang review centers. Diba? Yes. Okay. Now, diba may mga teachers as curriculists. So, as teachers po, we have different names or labels po, di ba? And as well as job na dapat talagang trabahuin. Okay? So sometimes we have different designation po, di ba? So una po dyan is yung planner. Okay? So you plan daily, monthly, or yearly. Okay? With the curriculas and the documents po that serves as a guide in implementing the curriculum. Kaya nga, planner. Okay? Yun po yun. Alright? Sa planner natin. Kapag po naman ikaw ay writer, of course, you write curriculum plans. Diba? You write curriculum plans. Alright? Tapos, supportive instructional materials and assessment. Different assessment po. In accordance po naman sa ating standards dapat. Okay? Yun po yung ating writer kapag ikaw ay writer po. Alright? So, kapag ikaw naman po ay knower, okay? So, of course, ikaw teacher dapat knowledgeable ka po about the subject matter. Okay? Kasi yung mastery mo po is nag-measure of how good you are and how to say this one, yung quality po ng pagtuturo nyo. Okay? Sa pag-implement po ng ating curriculum. Okay? So, dapat ikaw ay knowledgeable. There's a mastery of the subject matter. Okay. So, next po dyan is initiator. Okay? Kapag po namang sinasabing initiator po kasi, that's you initiate and enhance learning. Okay? Kasi you implement the curriculum with the full belief, kasi naniniwala ka po na ang curriculum, okay, that you are initiating will enhance learning. Okay, will enhance learning po. Alright, that's when you are an initiator po. Tapos po naman innovator, from the word innovate, okay? So, the teacher make, different adaptations in the curriculum. So, whenever kapag nakita po niya na dapat baguhin ito at napaka-fit na baguhin ito dahil appropriate po ito or dapat na malaman at ma-implement po sa curriculum or kasali po siya. Sana yun. Okay. So, kasi po, creativity and innovation po are necessary po
in adapting or in developing a curriculum. Diba? Or even on the process. Okay? Kapag may nakita yung teacher na dapat involved to, kasi ito ay karapat-dapat, okay, at naayon, diba, up to date, kasi change is constant, diba? So, may mga pagbabago talaga na dapat i-implement and innovate for the betterment of the educational system, okay? Specifically in the Philippines, diba? Tapos po, implementer, okay? Kapag implementer po kasi, he or she gives life to the curriculum, okay? The teacher gives life to the curriculum po. Okay, so the implementation of the curriculum po ay nagpapakita po ng teachers facilitating and managing skills, diba? Kapag implementer ka, nag-manage ka, nagpa-facilitate ka po ng learning or skills. Okay, that's implementer. Tapos po naman, evaluator po kasi evaluates the curriculum. O, yun. Yung kapag may assess, may evaluate. Okay, kulang po ng letter A yung ano na slide natin. Sorry po. Okay, so evaluates the curriculum. Okay, so dapat na ma-achieve yung intended outcomes natin or yung goal po natin. Okay, so siya, yung teacher po ay nag-assess whether po yung implementation ng curriculum is according to the institution. According to the institution's goal and objectives. Yun po pala iyon. Alright, so that's our evaluation. Okay. Now, yan po yung pito. Di ba? Pitong types. Teachers as curricularists. Yun po yung pito. Yung sinabi ni Teacher Melvin, di ba? Yung kiwi pie. Yung mga shortcut niyo, tandaan niyo yan. At wag lang yung tandaan yung mga mnemonics. Okay? Tandaan din po ninyo yung definition. Or dapat, you should understand each. Okay? Parang walang sablay kapag nag-take na sa board exam. Diba? Yes. Okay. Now, proceed tayo sa pang-pito. Okay? So, what level of curriculum is exhibited by Teacher Vincent when he plans and delivers lesson to his students? Ano to tamang sagot dito? Kapag nagpa-plano ka tapos nag-deliver ka, okay. Alright. So, may sumagot na. Letter D. Tama naman po. That's letter D. Instructional. Okay. Yes. So, kasi po, may iba't iba tayong levels of curriculum, di ba? So, let's start with pangmalawakan or anong tawag dito? Pangmalakihan, ganon. Okay. Or general, di ba? First po is the societal. Okay, so ito po yung farthest from the learners. Pero kahit farthest, nakaka-apekto pa rin sa learning ng bata. Okay, excuse me po. Kasi po, ito po yung, since this is po where ano yun, the public stakeholders are into, di ba? Yung mga politicians, yung may mga special interest ng mga grupo, mga administrator, or even professional specialist. Diba? Sila po iyon. So, they participate po in identifying the goals and the topics to be studied. Okay? So, and ano pong iba? Even yung time po to be spent in teaching tsaka learning and the materials that should be prepared. Okay? Or anong mga materials pa na makakatulong pa po. Diba? Sa instruction. Yun po yung societal natin. Okay? Farthest from the learners. Okay? So, next po dyan, yung institutional. Okay? Institutional level of curriculum. So, dito po, curriculum derived from the societal level. Pero, with the modifications of the local educators. Okay? Or, people who are designated in that specific part of the educational system, yun po. So they po modify curriculum
Nakadepende po iyan kapag ready na pong i-modify. Okay? So, often po, organize according to subjects and includes topics. And ano pa? Themes po to be studied. Nakadepende po talaga sa mga standards. Tapos, philosophy, ano pa, lesson plan, and teaching guides ng teacher. So, societal po, farthest na yan kasi that includes politicians, di ba? Tapos, sa institutional mga school na yan. Okay, kasi institution, different schools na po yan. Tapos, sa pangatlo po, yung instructional. Di ba? Instructional po, yung pagtuturo. Okay, so this refers po on how teachers use the curriculum. Okay, na i-develop po, di ba, ng societal. Tapos, iniba ng institutional. Or may mga changes na iniba to meet po the needs of the learners. Di ba, ganun. Tapos, this involves po teachers' instructional strategies. Ano pa yung style nila at mga materials na ginagamit sa pagtuturo. Okay, yun po yan. And then po, ano pang iba? Experiential. Yun po yung pang-apat natin. Diba? Experiential. Okay? So, ito po yung curriculum na na-i-experience at na-perceive ng estudyante. Okay? So, therefore po, na among lessons, dapat yung lesson natin po is different po to serve our diverse learners, di ba? Kasi yung learners po natin kapag business, sila po yung clients natin na dapat nating asikasuhin. Okay? And kasi po, diverse tayo, may individual differences, di ba? Okay? So, dapat talaga ready si teacher every time. Okay? Yes. So, that's our societal, institutional, instructional, tsaka experiential. Okay? So, hi po sa mga new subscriber kay Sir Melvin. Diba? Hello, hello. Okay? At sa mga bagong dating lang dyan. Okay? So, maybe you can review this after kapag i-upload to ni Sir Melvin sa kanyang YouTube channel. Alright? So, tandaan nyo po, yung societal kasi malayo siya kasi made by politicians and other people po who has a special interest within the education, yung mga administration, administrator, yung mga professional specialist. Tapos sa institutional po, sila po yung nag-modify po ng curriculum. Societal po, sila po yung nag-develop. Institutional, sila po yung nag-modify. Instructional po, sila po yung nagtuturo. Tapos experiential, yung mga estudyante po, na-experience lang yung curriculum. Yes, okay. Oh, salamat naman po. Okay, so yes, you can subscribe to our YouTube channel po. Meron kami YouTube channel, Trio Top Notchers. Okay, mamaya mag-advertise ako sa aming YouTube channel. Okay, so focus muna tayo dito sa ating levels of curriculum or ating discussion. Alright, yes. Now, proceed tayo sa pangwalong katanungan. Okay, so what level po of curriculum is designed by the public including politicians and representatives of special interest groups? Okay, ano daw to? Bakit makati yung ilong ko? Di ba pag sinabi na makati yung ilong mo is someone is talking about you, di ba? Yun. Bakit makati yung ilong ko? Alright. So, yung tamang sagot ninyo. Okay. Isa lang. May nag-A or B. Ano ba talaga? Diba? Na-discuss natin to. Okay. Yes. So, yung tamang sagot naman is societal. Okay? So, pag may politicians, diba? Or representative of special interest groups. Okay? So, sa mga nakasagot talaga ng letter A, siguradong nakikinig talaga kayo. Okay? So, yan po yan. Alright? Societal. Okay. Galing naman nila. Alright? Now, let's go to... Bakit naging ganito? Alright. So, parang...
Nag-start ako dito. Okay, so number 9 po. What criterion is not included po in the selection of subject matter of content? Not included daw. Saan kaya dito yung not included? Okay. Isa lang. Okay. So, ano yung tamang sagot ninyo? Tingnan nga natin dito. Alright. So, may nag-B, may nag-A. Not included daw. So, walang iba yung creativity. Okay? Yes. So, discuss natin yan after we finish with the questions. Okay? So, number 10 naman po. The subject matter or content to be learned must be within the time allowed, resources, or availability. Ano pa? Resources, availability, or available, tapos expertise po ng teacher, and nature of learner, what criterion is addressed? Ano po daw tong criterion na ito? Hinahanap ko. Oh, ano daw? Walang ibang? Tamang sagot kundi yung feasibility. Okay, feasibility. Alright? Kitandaan nyo yan. Okay. So, yes, discuss tayo. Pabalik. Let's see. Okay. So, kapag sinabi kasing content of subject matter yan. Okay? Content of subject matter po. Okay? Meron tayong tinatawag po na feasibility. Okay? Feasibility. So kapag po resources such as time, teacher expertise, materials, and students' ability, okay, kasi dapat silang available within the process as possible, okay? So if the circumstances po surrounding the teaching of a certain subject matter permits its implementation, then it is feasible. So dapat talaga nakikita ito. Okay, nakikita at present. Okay? Kaya feasible nga, di ba? Tapos, number 2 naman po, interest. Okay? So, tandaan, if a lesson po is meaningful, then it will ignite interest po ng mga estudyante natin. Okay? So, good content kasi po makes sense. Di ba? So, kapag good po yung content na idinidiscuss mo, tapos may kahandaan ka, tapos, nakokonekta po ng naunawan at nakokonekt mo sa mga estudyante mo. So, it makes sense. Marami pong estudyante ang sure na makikinig talaga sa iyo. Diba? So, including those who may not necessarily be adept in certain subjects. Diba? So, feasible, dapat talaga within. Okay? Within the content, dapat magkita yung time, teacher expertise, and materials. Feasible sila dapat. Tapos, interest, again, if your content makes sense, then it will not ignite interest. Diba? Okay. Next po dyan is yung learnability. Okay, learnability po. So, if students po are cognitively and emotionally prepared, okay, so na mag-engage yung subject matter, then it will be learnable. It will be learnable. So, your lesson will be learnable or discussion, di ba? So, this time po, nakadepende po yan sa readiness po, di ba? To learn ng mga estudyante, di ba? May law of readiness tayo according to Thorndike. So, kapag hindi ready yung estudyante, wala talagang learning na mag-upor or take place, di ba? So, example po ng law of readiness, di ba, kapag yung grade 1, tinuturo nyo na po yung basketball or volleyball sa kanila, di ba, hindi pa sila ready kasi mga bata pa sila. So, possibly, wala silang matututunan, di ba? Or, isa sa mga salik talaga ng learnability or readiness natin is yung lack of motivation, di ba? Yung mga teachers dapat, we start with our lesson with the motivation. Diba? So, it
depends on you on how what kind of motivation will you do. Okay? So, question, story, ano pa, pictures, 'di ba? It depends on your creativity na ma-capture mo yung mga inaantok or kakagising lang ng mga estudyante. 'Di ba? Ganun po iyon. All right. So, yun po yung ating learnability. Dapat ready yung ating mga estudyante cognitively and emotionally. Okay? Alright? Kasi, of course, nakakapekto yung CAP dito. Yung cognitive, affective, tsaka psychomotor ng mga bata. Alright? That's learnability. Okay? So, pang-apat po, self-sufficiency. Okay? So, if lesson po is well-constructed, okay, so this is considered as self-sufficient. Okay, because every student will surely understand the content or the lesson. Okay, especially po na kapag understandable po within the end of the students. Okay, so that's self-sufficient. If the lesson is well constructed, then it is self-sufficient. Okay, yun po yung tandaan na premise ninyo. Okay, that's self-sufficient. And then kapag po naman significance, okay, so the lesson is significant, okay, if we cater students' specific needs, diba? Because students should be able to find their purpose of learning, okay, and connecting to their personal lives. Yun po yun. Okay, kapag na-connect sa kanyang personal lives, tapos po nalaman nila at ang tawag nito, na-characterize talaga nila yung lesson mo. Okay, so there's significance. Diba? Yes. Alright, excuse me po. Tapos po, next po nito is yung... Oh, nangyari. Wow. Excuse me po. Sorry. Bakit nangyari ito? Okay, so we are now here. Alright. So significance to. Pakitandaan. And then, next po, utility. Diba? Kapag sinabi kasi yung utility po, the content po, okay, is usable. Diba? From utility is significant to the word usable. Useful. Ganon. Okay, so it will be useful po if we have a good content. Okay? And must not end in class discussion abruptly. Diba? So, a student gets to use his learning in practical situation. Yun po yung utility talaga. Kapag nagamit po ng estudyante, yung ano yung natutunan niya in real-life scenario. Diba? That's utility. Usability, usefulness. Okay? Tapos po, validity. So, if lesson is factual and authentic, then it is valid. Okay? Kasi po, before i-deliver ni teacher yung content niya, dapat nare-research po ito. Okay? Nire-research po ito at, ano pa, sinastudy kasi. Kasi nga, information is changing. Diba? Kapag po, again, factual and authentic, that's validity. Alright? Yes. So, punta naman tayo dito sa... we're done with this 9 and 10. Okay? Alright, so punta tayo dito sa number 11. Okay? So, considering po that curriculum is dynamic process or is a dynamic process, this person put premium in their role of teachers. Participation in developing the curriculum. Okay, sino po daw to? Okay, na nagpo-promote na dapat yung teacher talaga yung nai-involve sa curriculum process. Okay? Ano kayong tamang sagot dito? Watching from Zamboanga. Yes. Okay. So, yung tamang sagot nila, Hilda Taba. Okay. Galing nila. So, yes, that's Hilda Taba po. Alright.
So sa pangalawa, sa 12 po, why does UBD is also called as backward design? Diba? So sa mga hindi pa nakakaalam, understanding by design is sometimes called or is also called as backward design. Bakit kaya? Bakit siya tinatawag na backward design? Isa lang. Okay, wow. Salamat naman sa mga nag-send ng mga stickers dyan. Okay. So, bakit kaya, no? Ang tamang sagot dito sa number 12. Sagot. B, may nag-C. Okay. So, sagot natin ito is letter A. Okay? Kasi it starts by identifying the desired result. Kaya tinatawag yung backward design. Okay? So, we will dig deeper with that, no, as we go along with our discussion. Okay. Sa mga curriculum development models. Alright. So, sa number 13. Okay, sa 13 po. Tyler's rational lists down 4 fundamental questions or principles in examining and developing a curriculum po. So, which of the 4 questions focuses on how educational experience can be arranged effectively? Sa 4, sa first kaya, sa second, sa third, or sa fourth? Mm-hmm. Yes. Ano kaya? Yes na yes. Okay, yay. Alright, so yung tamang sagot po is third. Okay, third po iyan. Diba? Kasi may principle po, 4 principles po si Tyler. And discuss po natin yan after that. Okay, so number 14 po. Which is not part of the grassroots approach of Hilda Taba? Okay. Yes, saan daw dito yung hindi? Hindi. Okay, hindi. May mga nagligwak. Alright. So, okay lang naman maligwak ngayon. Huwag lang po sa time na mag-take ka na ng exam. Okay? So, okay lang na magkamali ngayon. Huwag lang sa exam. Dahil wala na yung nilatapa tayo babalik. Okay? Wala nang balikan. For the comeback is the first one, di ba? Wala nang comeback si first one. Okay? Yes. Selection of technology. Hindi po yan parte sa grassroots approach. Alright. So now, discuss na natin. Okay, discuss natin yung curriculum development models natin. Different curriculum models natin. Okay. So, una po dyan is si Tyler's Rationale Model of Curriculum Development. Si Tyler, Ralph Tyler. Okay. So, he views curriculum as a traditional po, okay? Or he is a traditionalist views, okay? Traditionalist, alright? And then, yung curriculum development po, according to him, is linear tsaka deductive, okay? So, baka itanong sa board exam, sino po yung dito yung linear tsaka deductive? Okay, yung curriculum, so that's Tyler, okay? That's Tyler. Okay, so according to him po, educational experts po or administrators have dominance in the process of actual constructing of curriculum. Okay, so dapat po yung mga nasa taas talaga, yung actual na nai-involve sa process po ng curriculum development. Yun po yung gustong mangyari ni Tyler. Okay, yes. All right. And then, this time po, yung mga teacher lang po kasi is sila po yung nag-i-implement ng curriculum. Okay? Kaya nga, Tyler's approach is
sometimes referred to as authoritarian. Okay? Authoritarian po yung approach ni Tyler. Diba? Linear, deductive, tapos authoritarian pa. Tapos, sa this kind of model, yung mga nasa taas, yung talagang nag-i-implement, nagpa-process ng curriculum. Yun po, kay Tyler. Okay? Yes. So, ano po yung four principles or questions? Okay? Ni Tyler. Okay? So, number one po, what are educational purposes that the school must attain? O, di ba? Or in other words po, the educational purposes or objectives. Or objectives. Di ba? Yes, yun po yung first. Tandaan nyo. Sa pangalawa po, what educational experiences must be provided so as to attain these purposes? Di ba? Or in other words po, ito po yung educational experiences or learning activities natin. Okay? Yes. And sa pangatlo po, how can these experiences be organized? Or the organization? Okay? Yung pangatlo. Diba? So sa pang-apat po, how can the attainment of the purposes be determined? Okay? So, in other words po, ito yung evaluation. Evaluation po. Okay? So, again, sa 1, 2, 3, 4, kapag hindi nyo natandaan yung questions, tandaan lang po itong four principles: educational purposes, educational experiences, organization, tsaka evaluation. Okay? Again, ang four principles po natin, educational purposes or the objectives, the educational experiences or learning activities, ang pangatlo, organization, at pang-apat, yung evaluation. That's according to Tyler po. And then, let's refresh. Tyler is linear, tapos deductive, authoritarian pa, tapos sabi niya na dapat yung nasa taas, mga nasa taas talaga yung magpa-process or na-involve sa curriculum development. Okay? Yes. So, sa pangalawa po, si Hilda Taba yung sagot natin. Okay, si Hilda Taba yung sagot natin. So, famous sa kanyang grassroots model. Okay, sa kanyang grassroots model. Kasi po, kapag kay Tyler po is linear tsaka deductive, kay Taba naman po is non-linear tapos inductive. Okay, inductive in manner. Okay, so sabi kasi ni Taba this time, na instead of education experts or administrators, dapat yung mga teacher yung nag-i-implement ng curriculum. Kasi may alam sila. Sila yung nandun. At alam nila yung specific needs ng classroom at estudyante. Diba? So why not them? Okay? Yun po yung sinabi ni Hilda Taba talaga. Alright? Okay. And then, in this case po, teachers play the key role in the process. Okay? Si Hilda Taba po yan sa grassroots model. Okay? Kapag po naman kay Tyler, authoritarian, kay Taba, democratic. Diba? Kay Taba, democrat. Alright. Okay? So, tandaan nyo yan. Yung mga keywords na to, non-linear at inductive, that's Taba. Tapos kapag si teacher yung teacher po yung key role in the process, that's Taba. And kapag democratic, still Taba. Alright. Next po. Si Taba po ay may 7 stages. Okay? So 7 po. Number 1, identifying the needs of the learners. So yan po talaga yung una. Diba? So bakit? Dapat malaman talaga natin yung needs ng ating learners para naman ma-met natin yung objectives. Okay? Or we can formulate, not meet, but we can formulate our learning objectives. Diba? Yun yung pangalawa. Diba? So sa pangatlo po, selecting of learning content.
Okay? Kapag nagsiset tayo nating learning content, it should be appropriate to our learners. Diba? Developmentally appropriate DAP. Okay? And then, organizing of learning content. Okay? So, when we organize learning content po, dapat it should be logically organized. Diba? Logically organized. And then, sa panglima po, selecting of learning experiences. Okay? So, at this space po, okay, nagtuturo na po yung teacher, tapos, ina-apply na po yun ng learner yung anong natutunan niya. Okay? And then po, organizing of the learning. Okay? So, ino-organize po ng student yung learning niya. Okay? And then, evaluating po the elements of the development stages. So, dapat po, i-evaluate talaga po para ma-measure natin yung learning ng mga bata. Okay? Yes. Alright? So, that's the 7 stages of Hilda Taba. Okay. Next po, si Sailor Alexander at Lewis model. So, even though this curricularis po, models are not famous, so, include natin sila. Baka i-question isali sa board exam. Okay? Para walang palya. Alright? Yes. So, according to them po, means according to Sailor Alexander tsaka Lewis, okay po, that we have to plan for providing sets of learning opportunities, di ba? To achieve broad educational goals and related specific objectives. Okay? So, dapat talaga, we must, how to say this one? We must get ideas from various perspectives po. Diba? Okay, to broaden our horizon, to broaden our educational goals. Okay? So, according to Sailor's po, that sets of learning opportunities, okay, and then dapat related po sa specific objectives, okay, and identifiable population, okay, para ma-serve yung ano, single school center. So, Sailor, Alexander, and Lewis, they are pointing out one single school center. Okay? So, ano po yung mga elements? Kasi sinabi po ni Sailor, Alexander, tsaka Lewis na may apat na elements na dapat nasa curriculum talaga. Okay? So, una, yung goals, objectives, tsaka domain. Okay? Next po, curriculum designing. Okay, curriculum designing talaga. Pangatlo, curriculum implementation. Pang-apat, evaluations. Hindi talaga nawawala yung objective taga evaluation, di ba? So, madali lang pong tandaan, C, GC, C. Di ba? GC, tapos CE. Okay? Yes. Tingnan natin dito. Alright, GC, CE. Goals, objectives, and dominance, curriculum designing, curriculum implementation, tapos evaluation pa. Diba? Yes. Alright. Next po dito is yung si Wiggins and Maptai's Understanding by Design. Okay? Ito po yung ating question, UBD. Okay? So, by the way, UBD is was developed in 2002. Okay? Baka lumabas. 2002. Okay, UBD, Understanding by Design. Okay, so this put emphasis starting with the goals and objectives in designing the curriculum. Okay, so again, ito yung tinatawag din na backward design. Okay, why backward design? Again, because it starts with engaging students and exploring and deepening their understanding of the importance and ideas of the design assessment. Okay, so ito po yung stages. Ito po yung stages po. First is identify desired results. Okay, you identify desired results. Diba? So, kaya backward design, nag-umpisa kasi sa end goal, which is the desired result. Kaya backward design. So, sa pangalawa po, determine acceptable evidence.
At sa pangatlo, plan the learning experiences and instruction. So, ito po yung tatlong stages. Okay? Na dapat niyong tandaan baka lumabas. Again, UBD was developed in 2002. Alright? Okay. So, punta tayo sa 15. Okay? So, which of the following views of curriculum does not belong? Saan daw dito? Yung hindi belong. Okay. Yes. So, sagot-sagot tayo mga viewers natin dyan. Okay. Tingnan natin. If para sa inyo, so number 15, alin dito yung hindi kasali? Isa lang. Okay, isa lang talaga yung hinahanap natin. D, D, D. D. Okay, D. Alright. So, yung tamang sagot naman is letter D. Okay? So, letter D, legwak. Joke lang. Letter B yung tamang sagot. Okay, nagkagulo sila. Bakit letter B? Okay? Kasi all learning experiences organized by the school that the learners undergo. Okay, number 16 tayo. Religious and moral education are to the Spanish period, as to blank is or are to Japanese period. So ano daw dito yung Japanese period? San daw dito? Okay? So may sumagot na, may nagsagot ng letter A. Ano pa? Okay. Ano pa? Ano pa? Tingnan natin. May nag-A. May nag-D. Ha! Wala, nakakalito. Diba? A tsaka D. Hello. Ano kaya talaga yung tamang sagot? Nalilito na yung taong bayan. Kasi present yung A tsaka D. Okay, so walang ibang tamang sagot, a love for work and dignity of labor. Okay, bakit? Okay, discuss natin iyan. Okay, discuss natin yan. Alright, so after the questions, okay, hold your horses. Okay, we'll get there. So A yung tamang sagot. 17, which is not a characteristic of education during the pre-Spanish era? Okay, during the pre-Spanish era, saan daw dito yung hindi? Okay, so dito, sa number 17, alin daw dito yung hindi? Hindi characteristic ng Spanish era. Ikaw na nga. Alright, so mag-alala, explain natin yun. Bakit hindi letter A? Bakit hindi letter D? Bakit letter A? Okay, huwag mag-alala. Okay, so yes, yung 17 po, yung tamang sagot is structured. Okay, hindi po kasi structured yung education ng Spanish era. So, I'll explain natin after this. Alright? So, yes. So, punta tayo dito sa historical development of curriculum. Okay, ready na bang makinig? Okay. Dapat ready na. Alright. So, una, meron tayong pre-Hispanic period. Diba? Pre-Hispanic period.
Okay? So, naka-focus dito yung education natin sa ano? Survival. Meaning to say, ang education natin dito is informal pa. Okay? So, dahil yung customs, traditions, saka practical knowledge, ginagamit natin dito. Alright? So, in pre-Hispanic po, gamit na natin dito yung baybayin. Okay? Baybayin. Alright? Tapos, ang mga guru po dito is yung mga babaylan. Tapos, katulanan. One more time. Babaylan, tapos katulanan. Okay? Babaylan, tapos katulanan. Yun po yung mga teachers during the pre-Hispanic period. Okay? So, or tinatawag silang mga shamans, tapos spiritual healers. Okay? Babaylan and katulanan or mga shamans and spiritual healers. Sila po iyong mga teacher during pre-Hispanic period. Okay? So, tandaan po ninyo na this time, yung mga lalaki po ay tinuturoang mag-hunting. Okay? In the means of livelihood. Diba? Tapos yung mga girls naman ay iwan sa bahay to manage the household chores. Yun po yung buhay-buhay at education during pre-Hispanic period. Okay? Yes. So again, yung teacher nung pre-Hispanic period, I think you have heard this first time. So tandaan niyo po, yung babaylan tsaka katalunan. Yun po yung mga teachers before. Or yung shamans or yung mga spiritual healers. Diba? So next po tayo sa Spanish period. Okay? So focus po dito is yung religion. Okay? Focus po dito sa education is yung religion. Okay? So formal education was introduced into private tsaka public. Sa private schools tsaka public. Excuse me. Yes. Alright? So, tapos, yung first Christian school was found by Augustinians. Saan? Sa Cebu po in 1565. Again, yung first Christian school po was founded by Augustinians. Saan? Sa Cebu. What year? In 1565. Okay, 1565. And yung mga guru po is friars. Yung mga friars, mga pare, di ba? And then, King Philip II po mandated, no? Sa mga friars na dapat ituro yung Spanish language. So, kaya nga, marami sa ating mga lolo't lola, especially from Cebu, na marunong magsalita ng Spanish. Di ba? Okay. And then, the Educational Decree of 1863 established the first public school system. Okay, so tandaan nyo, the Educational Decree of 1863, ito po yung nag-publish ng free public school system sa Philippines. Okay, tandaan nyo yan. Alright, so that's under Spanish regime, di ba? Tapos, yung Colegio de Santa Potenciana. Again, Colegio de Santa Potenciana. Okay, Potenciana. That's the first school and college for girls. Okay, again, Colegio de Santa Potenciana. Hindi kasi ako makatype. Bakit? Bakit kaya? Okay, gusto ko sanang i-type to, pero hindi ako makatype. Sorry po. Alright, so again, Colegio de Santa Potenciana, yan po yung first college and school for girls. Okay, for girls. Okay, kapag may girls naman po, meron naman pong for boys. Okay, schools for boys, exclusive for boys lang, Colegio de Santa Rosa. Okay, Colegio de Santa Rosa. Okay, so yan po yung tandaan ninyo. Okay, so next tayo dito. Alright,
So after pre-Hispanic period, Spanish period, diba? So next for Spanish period is, walang iba, yung mga puti, yung mga Amerikano, diba? American period. So focus dito ng education nila is democracy, about democracy. Okay, about democracy. Okay, tapos yung medium of instruction natin dito is English. Oh, okay, English. Alright? So, dito po at this time, sa education nila, 7 years old po yung registration before ka mag-enroll ng public school near your place at this period po. Again, 7 years old po. Okay, 7 years old po. Alright, so yung mga teachers po dito, yung mga American soldiers na tinatawag nating Thomasites, di ba? Tinatawag nating Thomasites. Okay? So, yung mga Amerikano po, nagpatayo po sila ng mga schools. Ano pong mga schools na yon? PNC, the Philippine National College. Yung PNU, di ba? Philippine National University, Manila. UP, ano pa? National University. O ano pa po? University of Manila. Ano pa yung naalala ko? Philippine Women's University. Yung De La Salle University. At yung Far Eastern University. So ito po yung mga schools na itinayo during American period. Okay? And then, free public school education was guaranteed. Okay? During Commonwealth. Diba? So ano, American period, Commonwealth po yung regime natin. Okay? Yes. All right. So that's all about American period. Okay. So punta naman tayo sa mga Japanese Republic or Japanese period. Okay? So they focus on ano, the love of labor and health. That's the New Asian Order. Okay. So bakit po naman, although vocational skills is part of the teaching of Japanese people during their time in our country. So bakit yung sinagot natin sa katanong nung una is love of labor and health? Bakit? Kasi po, kapag sinabi kasing love of labor, included na dyan yung vocational skills. Kumbaga, umbrella method yung gagamitin natin sa pagsagot sa board exam. Diba? So, meaning, general po yung love of labor, okay, vocational skills is under love of labor. Diba? So, kaya yung tamang sagot natin doon is love of labor. Kapag wala po yung love of labor, of course, sagot nyo yung vocational skills. Yun po yung explanation. So, naway naunawaan, diba? Yun pong tinatawag ting umbrella method sa pagsagot sa board exam. Okay? Alright. And then po, sa Japanese era, Nihongo po yung tinuturo sa eskwelahan. Okay? Nihongo po iyon. And then, there was stress in the pride of work and dignity of labor. Okay? So kaya, sa mga masuri natin sa mga Japanese, di ba, they are really keen at work. Di ba? So kapag trabaho-trabaho talaga, yun yung mga Japanese. Okay? Yun yung mga Japanese po. Okay? So kaya, one of my students po na mga Japanese, their biggest problem now that they are facing is deteriorating po yung natality nila. So meaning, hindi sila nakakapag-reproduce ng maramihan, okay? Kasi bakit? Focus talaga sila sa work. Yun po yung problema nila. Kaya marami na pong matatanda doon sa Japan, tapos nag-less na po yung mga employees nila. Okay? Yes, kaya marami ngayong job hunting, marami pong mga job hiring doon sa Japan. Yun po yung problema talaga nila. Deteriorating po yung natality nila. Okay? Yes. Kaya, tara na sa Japan. Charot. Okay? So, kung gusto nyo magtrabaho sa Japan, punta na tayo doon. Punta na tayo sa Japan. Yes, Sir Melvin. Punta tayo sa Japan.
Okay. Now, yes, at include natin yung New Asian Order. Okay, so kasi po sa Japanese era po, yung education po is nakasentro po sa developing sense of Asian pride. Kasi so nakaraan po more on Western po yung nanguna, di ba? So this time, sabi ng mga Japanese, dapat tayo naman. This time, tayo naman. Charot, ganun. Okay, di ba? So, di ba ang Asia ay para sa Asia? Tama naman. Alright, so this time, next is contemporary period. So, at present time na po yan. Okay, so globalization na po. Okay, so dyan na po yan nadagdag yung K-12 curriculum natin, di ba? Kasi yung K-12, di ba, 13 years yan. Okay, tandaan ninyo, yung K-12, 13 years yan. Diba? Kasi may kindergarten pa. Hindi pwede, hindi porket 12 lang, 12 years din. So, K-12. And then, even though we are now in K-12, but still we're experiencing problems in our educational systems. Okay? Kasi po, yung history po or mga nakaraang curriculum na inadapt natin still reflects or affects our curriculum in the present. Okay? Yun po yan. Okay, so K-12, huwag natin kalimutan, that's Republic Act 10533. Okay, so bakit po bakit po nagkaroon tayo ng K-12? To be at par with our neighboring or ASEAN countries. Or even to be at par with the world's educational system. Okay, yan po yung reason na yan. Alright, so that's the historical development of our curriculum. So na why? Natandaan naman. Alright? Okay, so kuha naman po ba mga viewers natin from different parts of the Philippines? Yes. Yes na yes. So, ito na po yung live for today, sabi ni Sir Melvin. Okay? Yes, hindi na po siya magla-live. Alright? So, next po tayo. Number 19. Okay, so which type po of curriculum design serves as a response to society's demand for integration of knowledge and enables the learners to see relationship among various aspects? Ano daw po ito? Sa akin ay wala. Anong tamang sagot? Okay, so anong tamang sagot ninyo? Okay, broadfield ba, correlated ba, core o separate subjects? Hala, hala. Nagkagulo naman yung taong bayan natin dito. Ano ba talaga yung tamang sagot? Okay, so yung tamang sagot is correlated. Okay, correlated. Alright. So, yung keyword natin dito or phrase is see relationship among various aspects. Bakit naman? So, don't you worry. I-discuss natin yan after the question. Okay? So, number 20. Learning mathematics in grade 7, K-12 curriculum. Okay? This is an example of what curriculum design. Ano daw example nito? Ano daw ito? Klase ng curriculum design. That learning mathematics in grade 7, K-12 curriculum. Okay, broadfield ba yan? Sa discipline ba? Sa subject design or separate subjects? May new member tayo, si Anton Mirasol. At yes, i-congratulate ko pala si Sir Melvin kasi nakuha na niya yung silver button niya. Wow, congratulations Sir Melvin. So, I know that this channel will go far kasi po marami na po siyang natulungan, 'di ba? At to think this is just for free. Okay?
Yes, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sir Melvin, subscribe na kayo dyan. Diba? Congratulations, Sir Melvin. May pa-silver button na si YouTube. Next to that is gold na. Diba? Let's claim that. Manifesting. Gold na, diba? Tapos next dyan is diamond button. Ah, may diamond button ba? May diamond button ba si YouTube? Authentic na diamonds daw. Next to gold. Yes. Si Sir Melvin talaga ay hulog ng langit na bumagsak sa lupa. Okay. Alright. So, now let's go to... Okay. Let's proceed. Woohoo! You're welcome, Sir Melvin. So, let's proceed po sa discussion. Okay, so, tamang sagot po dito is the subject design. Okay, subject design. Alright. Now, punta tayo sa curriculum, different curriculum designs. Okay, different curriculum designs po. Okay, so first po, meron tayong tinatawag na subject-centered structures. Okay, subject-centered structure. So, first part po niyan is, or kind, is subject design. Okay, kapag sinabi kasing subject design, this is based on learning specific subjects. Excuse me po. Based on learning specific subjects. Okay? So, ang subject design po is, the drawback po ng design na ito is sometimes compartmentalized. Okay? Because it stresses so much on the content. Okay? Stress so much on the content that sometimes it forgets about the student's natural tendencies, interests, and experiences. Okay? So much emphasis on the subject. Yun yung subject design natin dito. So, nakakaligtaan na yung information ng bata or ano yung built-in na nalalaman ng bata. Nakakaligtaan na. Okay. Alright. So, that's subject design. Focus on specific subject. Okay, kapag po naman discipline design, that's refers to a specific knowledge po through a method. Okay, through a method. Alright, so mastering broader disciplines rather than particular subjects. So this time po, so, di ba subject design, particular or specific subject lang, di ba? Kaya, kung math, math lang talaga. Pero sa discipline design, broad na po. Broad na po siya. Okay? Yes. And then, example po, yun na po example natin sa subject design, yun po yung learning mathematics in grade 7 sa K to 12. Diba? Habang sa discipline design naman, instead of focusing on mathematics lang po, mastering algebra na po in the previous curriculum. Okay? Yes po. Yan po yung example natin sa discipline design. Napunta tayo dito sa still under subject-centered structures. So sa correlation design, okay, or correlated. Ganun. Okay? So this comes from a core or from the word core, then correlated curriculum design that links separate subjects. Kinokonekta nito yung separate subject designs, okay? In order po to reduce fragmentation. Yun po yung aim niya. Pero, nandyan pa rin yung identity or unique identity ng subject. Hindi nawawala. Although we are linking or combining different subjects, but still, the identity of the subject is still present. Yun po yung correlation design. Okay. The example po nito, ano? Nagtiteach po tayo ng math sa EPP. So, kahit po kino-correlate or in-integrate po natin yung math sa EPP, na-identify pa rin natin na yun yung mathematics. Okay? Yun yung mathematics. Alright? Yes. So next po is broad field design or tinatawag ding interdisciplinary design. Diba? Okay? So this design po was made to prevent the compartmentalization po of subjects
and integrate the contents that are related to each other. So, may new subject na po na nakikreate sa Broadfield po. Kagaya na lang po ng combining po ng science tsaka health, o di ba? May subjects na po na science and health. Di ba? That's a new subject. So, Broadfield, nagko-connect siya, nag-link po siya ng different subjects. Tapos, nakikreate po yung new subject. Okay, hindi na po nababalik yung unique identity niya. Creating of a new subject, yan po yung Broadfield design. Okay? Alright, so nakuha naman po, di ba? So review natin. Kapag subject design, specific subject lang. Kapag discipline design, broad na po yan. Okay? Hindi lang po isa, kundi marami na or nag-specify na talaga siya. Okay? Tapos sa pangatlo po, correlation is linking separate subjects pero nag-maintain pa rin unique identity niya. Sa Broadfield design naman po is, again, nag-linking separate subjects, okay, in creating a new subject. Yun po yung Broadfield design natin. Okay? Tandaan nyo yan. Now, punta tayo dito sa learner-centered structures, okay, ng curriculum designs po. Okay, kumakati na naman yung ilong ko. Bakit kaya? Alright, so first po is child-centered design. Okay, kapag po naman sinabing child-centered design, yung mga tao na behind this is yung sila John Dewey, sila Russo, sila Pestalozzi, tsaka si Froebel. Okay, so si Froebel. Alright, so ang child-centered design po is naka-anchor po sa needs and interest po ng child. Yes. So, sino-sino naman ang magtutulungan, di ba? So, kami po nila Teacher Melvin, Teacher B, Teacher Echo, Teacher Nikki Loren. Yes. So, our YouTube channels po are for free po para naman makater yung mga tao na hindi talaga nakaka-afford ng review center. Okay? So, this is for free, so naway you will watch our videos, di ba? Tapos, please don't skip the ads, di ba? Yes, thank you naman po. So again, child-centered design po. Child-centered design po is, again, based on the needs of the learners. Okay, tandaan nyo yan. And then, the learner is not considered as passive, okay, in this case, but active na po siya, alright? Because he is learning by doing this case. Tapos, yung learner po is nag-i-interact po sa teacher at saka sa environment. Diba? Yes. Alright. And then, next po dyan. Oh, nawala na tuloy. Okay. Next po sa child-centered design is yung experience. Center design. Ah, so bago muna tayo pumusid sa child-centered design, example po ng child-centered design na alala ko yung pag-use ng diagnostic exam. Diba? So bakit gumagamit si teacher ng diagnostic exam? To know better his or her student. Diba? Yung strength and weaknesses nila para naman kapag nag-discuss si teacher, malaman niya yung appropriate topic or lesson na kayang i-discuss or anong appropriate, ang tawag nito, lesson para naman ma-fill in yung gap na between the teacher and the student or ang mga kakulangan ng estudyante. Okay? Okay, so it's now 2:47. So sa mga nanonood dyan, you can drink your water, you can have your snacks while listening. Okay. Yes, so after this, I will try to have drills po. Alright? So, sagot-sagot kayo. Okay. So, next po dyan is the experience-centered design. Kapag sinabing experience-centered design, experiences of the learners po become the starting point of the curriculum. Okay? So, yung school environment po, napaka-importante. Kasi, ito yung
ground ng estudyante kung saan siya nag-grow, natututo, tapos dapat open at free yung environment. Okay? And then, of course, learners are made to choose. Okay? May free will sila na mag-choose ng different activities. Okay? That the teacher provides. Alright? And then, the learners po are empowered to shape their own learning. Okay, di ba? And different opportunities na ibinibigay ng guro. Okay? So, tandaan niyo yan. Okay. Yes, so nakalimutan ko po palang mag-announce. Nakalimutan ko pa mag-announce sa aming mga katrio na nag-live ako sa ni Teacher Melvin's sa channel ni Teacher Melvin. Nakalimutan ko. Sorry. Okay, so sa mga katrio namin dyan na nanonood ngayon, welcome po. Alright. So, example po nitong experience center design is yung chine-change po natin yung curriculum. Okay? Na nakabase po sa mga experiences ng learners. Yun po yan. Experience centered design. Diba? Yes. Okay. So, punta naman tayo dito sa learner-centered structures. Okay? Okay, so tapos na tayo, diba? Sa students and, still part of learner-centered structures. Okay? So, tatlo yan. So, dapat yung tandaan. Okay? Child-centered, tapos experience-centered. So, itong pang-last, humanistic design. Okay? So, humanistic design po, that's goal is the self-actualization of the learners. Okay? Yun po talaga yan. Kasi, kapag self-actualization, di ba? Naalala nyo si Abraham Maslow at si Carl Rogers. Okay? So, tandaan nyo po yan. Alright? So, diba? So, from the word humanistic, okay, the development of the self. Okay? The development of the self is the ultimate objective of the learning. So, yun po talaga yung ultimate goal ng ating learning. Okay? The development of ourself. Okay? So, ito po ay nagsistress po sa whole person. Okay? And the integration of how we think, we feel, and we do things. Okay? So, nagkoconsider po ito sa ating CAP. Ating cognitive, affective, tsaka psychomotor. Diba? Yun po yun. Okay? So it's stress po sa development ng ating positive self-concept. Diba? So, kapag nag-detect sa board exam, kapag nag-take tayo, dapat positive lang talaga yung self-concept natin. Positive lang yung mind natin. Para everything will follow. Okay? Everything will follow. Diba? Alright. Dapat positive lang tayo. Okay. So, yan po yung tatlo. Learner-centered structure, child-centered, experiential, experience design, tapos humanistic design. Kapag child-centered, yung interest talaga ng learner, yung una natin. Tapos yung experience, experience ng bata. Okay? In which dapat may free will siya at dapat ready yung environment niya. Humanistic design, dapat grow yung self-actualization natin or yung sense of self natin. Kasi yung ultimate goal dito is the development of self. Okay? So, yun po yung tandaan ninyo. Alright? So, next po dyan is yung problem-centered structures. Okay? Problem-centered structures. Diba? So, may tinatawag tayong life situations design. Okay? Life situations design. Okay? So this case po is based on the individual needs. Okay? Kapag sinasabi ting life situation designs, ang curriculum po ay nakabase sa individual needs. Okay? Yan po yung tandaan natin. And this uses the past and present experiences po ng ating mga learners. Okay? Para naman, ma-analyze na yung basic areas of living.
Okay? At a starting point po, the pressing immediate problems of the society and the students' existing concerns, di ba? Yung individual needs nila. Okay? So, tandaan nyo na that the connection of the subject matter to real situation increases this time. Okay? Increase this in this design. Okay? Life situations design, again, nakabase po ito para manaman ma-address kung ano yung gap na nandoon sa ating mga estudyante within their individual needs. Yes, okay. So, sa core design naman po, okay, yung kaibahan nila is, yung curriculum is nakabase sa learning po. Okay, nakabase on learning sa societal needs. Kapag po naman, life situation designs, individual needs, diba? Kapag core design, societal needs. Okay, so huwag tayong malito. Alright, so example po ng life situation design is yung problem-based learning natin in medicine and law school. Okay, kasi each of us needs talaga medicine, diba? Okay, so kapag nagkaroon tayo ng sakit, diba? And then we must know laws para naman maprotektahan natin yung rights natin as a Filipino, as a citizen in our country, in our respective areas or cities, diba? Okay, so sa core design naman po, again, this is for societal needs, diba? To address societal needs. So, it centers on general education, okay? And the problems of common human activities. That's in addition po. Okay, tandaan nyo yan. Okay, again, nakafocus po ito, okay, sa common needs, problems, and concerns of the learners. Okay, in the society as a whole. So, tandaan nyo yan. Okay, so example po nito, the entire po subject is directed to be an answer to the societal needs. Diba? So, ano example po nito ng mga subject na ito? Okay, so yung practicum natin, di ba? Yung practice teaching natin. Tsaka yung NSTP. Tsaka CWTS. Wow, sarap ulit-ulitin tong segment na ito, Sir V. Okay, salamat naman po. Okay, so pagpasensyahan niyo na po, nag-uutal-utal ako. Kasi there are factors, di ba? Kapag nag-uutal-utal ka. So first is that too much information in your brain. Diba? So yan. And then pangalawa po is I'm not used to speak Tagalog. Pasensya naman po dahil Bisaya po ako from Cebu. Okay? So shout out naman diyan sa mga taga Cebu. Okay? Or sa mga Bisaya. Meron din tayong mga taga Bohol. Wow, hello po sa mga taga Bohol diyan. Okay po na nanonood at sa mga taong nasa iba't ibang panig ng mundo. Ganon. Parang Itbulaga lang. Okay. Yes naman po. Shout out sa inyong lahat. Okay. So, naway naintindihan naman po yung problem-centered structures natin, di ba? Life situation design, tsaka core design. So, tandaan lang po ninyo sa life situation design, that's for the individual needs. Tapos yung core design, that's for societal needs. Okay. Yes na yes. Alright. Okay, so sa number 21 na tayo. Okay. Sa number 21 na po tayo, which is new in the teaching of TLE in the K-12 curriculum. Saan daw do dito? New. Okay, so this is 25 item tests or discussion. Yes po. Hello po sa mga taga Cebu dyan. Wala bang taga Lapu-Lapu dito? Mga nanunood? Yes. Kasi si Teacher V po is originally from Lapu-Lapu. Okay. Mm-hmm.
Wow, may mga taga CDO, mga taga Manila, taga Mindanao. Right. Pero ano yung sagot ninyo? Okay. Ano yung sagot ninyo? 'Di ba? Wow, may from Malapascua Island pa. Okay, Cordova po ako, sir. Oh, hello sa taga Cordova. Okay. Yes, so yung mga sagot nila may nag-D na po. D. Tama naman po. Okay, this is new in the teaching of TLE. So grade 7 and 8 are exploratory. Okay, so let's discuss about that. Okay. Diba? So sa K-12 curriculum, dapat yung tandaan na this is Republic Act 10533. So kapag nakalimutan sa board exam, i-add lang po ninyo yung 10533. One, tawag nito, 10 plus 5, 15 na. So, hindi na pwede. So, add natin, K to 12, 1 plus 5, that's 6, di ba? Tapos, plus 3, that's 12. So, K to 12 curriculum na yan. So, that's 10533, Republic Act 10533, di ba? So, Republic K to 12 curriculum is also called as Enhanced Basic Education. Diba? Enhanced Basic Education. So, huwag niyong kalimutan na porket K-12 yan, hindi yan 12 years lang. 13 years na po yung ating educational system here in the Philippines. Okay? Dahil sa 1 year na na-add na kindergarten. Okay? So, ano yung kindergarten law? 10157, diba? 10157. That's your kindergarten law. Okay? So, discuss natin a bit about K-12 curriculum. Okay, so 10533 is under the regime of Ninoy Aquino, di ba? Ninoy Aquino talaga. Tapos, dapat natin tandaan, kapag ikaw ang anak mo ay ini-enroll sa kindergarten, dapat at least 5 years old siya. Okay, dapat at least 5 years old siya. Okay, so kinder, that's for 1 year, di ba? So sa 6 years naman, grades 1 to 6, okay, 6 years old yung dapat mag-enter sa grade 1 yung bata nyo or yung anak ninyo or even your cousin. Okay? 6 years old dapat when entering grade 1. Okay? So, dapat sa 4 years, that's grade 7 to 10. Okay? Grade 7 to 10, diba? So, when entering grade 7, dapat 12 years old ka na. Dapat 12 years old ka na. Okay? So, plus 2 years tayo, diba? Plus 2 years para maging 12. So, grades to 11 to 12, if you enter grade 11, dapat nasa 16 years old ka na at that time. Okay? Dapat nasa 16 years old ka na. Okay, so tackle natin yung junior high school, that's grade 7 and 8 and grades 9 and 10, diba? So, an exploration of the TLE student to different strands in TechVoc education. Okay, kaya exploratory, diba? So, sa grades 9 and 10 po, students will choose a specific TechVoc course or strand to take their TLE classes and gain NC1 after grade 10. Okay? Kapag po naman after sa grade 11, grade 12, so may NC2, di ba? So after grade 10, may NC1. After grade 12, may NC2 na. Okay? Yes. Alright. So di ba may issue dito na tatanggalin daw yung K-12. Agree ba kayo agree ba kayo doon na tatanggalin daw yung K-12 or ipagsasawalang visa yung K-12 curriculum? Agree ba kayo doon, mga watchers natin? Okay. So yes. So far naman po, maganda naman 'di ba yung naidulot ng K-12 sa atin. Okay. So yes, so sa inyong palagay, gusto niyo po bang mapagsawalang bisa itong K-12 curriculum? It's a big no-no, 'di ba? Okay. So nasimulan na natin, so why not continue? 'Di ba? Yes, tama naman po kayo. All right. So discuss natin yung ano yung dapat nasa curriculum na K-12, okay? So, tandaan po ninyo na dapat yung
K-12 curriculum must be learner-centered, inclusive, developmentally appropriate din. Okay, so again, learner-centered dapat yung K-12 na curriculum, inclusive, tapos developmentally appropriate. Okay, po naman, the center or the dispenser of the knowledge, naging guide from the side na lang tayo, di ba? Kasi learner-centered na. Tapos, inclusive dapat, hindi dapat exclusive. Okay? And then, developmentally appropriate po. Okay, so dapat, ang lesson natin is developmentally appropriate, age appropriate. Yun po yan. Okay? So, pangalawa po, dapat tandaan nyo na dapat ang K-12 must be relevant, responsive, and research-based. Okay? So, dapat up-to-date talaga yung tinuturo ni teacher. Okay? And then, relevant po sa students' lives and experiences. Diba? Yes. And sa pangatlo po, dapat K-12 must be, culture-sensitive. Diba? Kasi, again, we are diverse. We are diverse, so may iba't iba tayong kultura na dapat i-consider. Okay? And then, sa contextualized and globalized, diba? So, K-12 must be contextualized and globalized. Hindi ka lang nakabase sa place mo. Okay? So, you should consider also sa pangmaramihan o pangkalawakan yun ba yung tamang sagot or pangmaramihan ganon. Okay? Hindi ka lang nakafocus yung area or say within your scope, dapat nakafocus ka rin sa different areas in which you are still connected. Diba? And then, dapat gumamit tayo ng different pedagogical approach. Diba? Gumamit tayo ng different pedagogical approach. Ano to? Dapat constructivist. Okay? Dapat constructivist. Okay? So, dapat nating tandaan kapag constructivist, yung keywords natin, prior knowledge, di ba? Creating, constructing, yun po yung ating mga keywords when it comes to constructivism or constructivist. Okay? And then, inquiry-based. Okay? Inquiry-based. So, dapat tayo, yung mga teacher, nag-guide tayo tungo sa kaalaman ng bata. Alright? Tapos reflective, di ba? Dapat reflective po yung curriculum, K-12 curriculum. So, through reflection or reflective thinking, makakadevelop tayo ng metacognition, di ba? Metacognition. Sino po yung proponent ng metacognition? Walang iba, si John Flavel. Si John Flavel, isang L lang po ba yan? Dapat dalawang L, John Flavel. F-L-A-V-L-L. Huwag kalimutan. And then, kapag metacognition, that's thinking about thinking, di ba? Self-assessment, self-reflection, self-monitoring. Okay, tandaan nyo yan. And then, dapat, yung K-12 din, collaborative. Collaborative. Nagtutulungan, pero hindi lamang nagtutulungan, may goal din sa pagtutulungan. Dapat, the collaboration should have a common goal. Okay, common goal. And then, integrative din po yun. Ang K-12 dapat, di ba? Integrative. So, integration of different subjects is very crucial, lalo-lalo na po sa pag-integrate ng discipline or values within each subject, di ba? Dapat may values talaga kada subject. Okay? Because values now are crucial, no? So, especially sa mga millennials or mga Z generations, di ba? Yes, so values are very crucial. So, dapat talaga nag-integrate ng mga teachers, ng different values within the subjects, di ba? So, wag nating kalimutan din po na dapat yung K-12 must be MTB and MLE or MTB-MLE, mother tongue-based, and multilingual education. Diba? So, mother tongue base. So, that's kinder to 3. Okay? And then, spiral progression din po yun yung approach. Okay?
parang ganito, diba? Spiral progression. So, spiral progression by Jerome Bruner, diba? Spiral progression by Jerome Bruner. Okay, so from simple to complex, yun po yung spiral progression natin. Okay, so kasi po from mathematics, tinuturo po yan, there's still mathematics pero complicated na po. Algebra na po siya, calculus, ganun. Okay, patungo doon, spiral progression. From simple to complex. And then, huwag natin kalimutan din na K-12 must be flexible enough naman po to enable and allow yung mga paaral natin to localize, indigenize, tsaka enhance. Okay? Okay? Tsaka enhance po yung learning natin. Okay? Kasi po, dapat natin ding tangkilikin yung sariling atin. Diba? Huwag natin kalimutan na we should not forget where we came from. Yun po yung premise, diba? So, sabi po ni Jose Rizal, diba? Ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay higit pa sa malansa at mabahong isda. Okay. Yes. Alright. So, yun po yun. Okay. So, dapat nating tandaan again. K-12 must be learner-centered, inclusive, developmentally appropriate, relevant, responsive, research-based, culture-sensitive, contextualize and globalize. Gumagamit ng different pedagogical approach. Yung constructivist, inquiry-based, reflective, tsaka collaborative and integrative. Okay? Dapat MTB-MLE. Dapat nasa spiral progression approach. And dapat nakalocalize, individualize, tapos enhance yung learning. Diba? So, huwag natin kalimutan yan. Okay, so kuha naman po ba? So again, Republic Act 10533, that's your K-12. Pag nakalimutan, i-add lang po yung 1 plus 5, 6 plus 3 plus 3, 6, kaya naging 12. Okay. Kaya, tapos na ba sa board exam? Okay. Dapat mag-tap talaga yung mga nanonood dito para marami na tayong mga LPTs at upnatures na tutulong, okay? Sa mga taong kailangan ng tulong natin, di ba? Yes, okay. So, dapat ngayon, it's patungo ng August. Dapat relax na, tapos review-review na tayo. Di ba? Yes naman. Okay, so in the name of Jesus, amen. Okay, magiging LPT at top-notcher kayo. Alright, so dapat ready na. Okay, so proceed na tayo. So number 22. Okay, so according to PRC's revised guidelines for continuing professional development. Okay, so resolution number 2013-774, every professional teacher is required proof of 45 units, no? Continuing professional development of units, diba? As for identification card, every how many years po? Okay, so every how many years po daw? Ano yung tamang sagot? Every how many years? Okay, so may sumagot na letter C. Okay. Yes, so that's letter C po. Okay, bakit? So, tandaan nyo po yung continuing professional development. Okay. Alright, so that's CPD law. Okay, that's 10912. Okay, 10912. Still po, ito pong batas na to ay ginawa under Aquino's time, but since there's a lapse, so ipinagpatuloy po ni Duterte. Okay? Ipinagpatuloy po ni Duterte. Okay? So 10912. Okay? So all professionals po, including professional teachers, must renew
every 3 years, okay, while carrying 45 units of professional development taken from attending professional development course and other similar endeavors. Okay, so yun po yung tamang sagot. Republic Act 10912. All right. Now, punta naman tayo dito sa number 23. Okay, so which is not suggested? Okay, criteria by Palma on the organizing and putting together of different learning outcomes. Okay. Yes, nabago na po, 15 units, okay? Yes, 15 units na po. Alright, so number 23 po. Ano yung tamang sagot ninyo? So, ano daw, alin daw dito? Which is not suggested criteria by Palma. Okay. So, ganyan po kasi yan. Kapag may 45 units sa choices, so sagot niyo yung 45. Okay, but still read the question. Okay? And then, if it pertains to the old rule, di ba? So, 45 yung sagot nyo. Kapag po naman present yung 15, pero basahin pa rin yung question, so 15 na yung sagot. Di ba? Ganyan lang po talaga yan. Alright? So, tandaan ninyo. Alright, so number 23. May nag-A. Ano na dito yung hindi? Okay. So, in this case, pinaliit ko na po yung not, 'di ba? Kasi sa board exam po, sometimes hindi nila hina-highlight yung not. Para anong purpose? Para maligwak kayo, magkamali kayo. Para hindi masyado yung marami yung passers tsaka top notchers. So dapat kapag nakita ka agad yung mga not, mga negating statement, bilugan ka agad. Okay? Para ma-notice. Okay, bilugan ka agad para ma-notice, 'di ba? Yun po yung payo ko kasi in my kami yung first batch, no, na nag-take sa board exam, ang dami talagang not na hindi hinighlight ng PRC. So buti na lang I'm an eager beaver, tapos minulat ko talaga yung mata ko sa pag-take ng exam. Okay, at binilugan ko yung not para hindi naman malito at maligwak sa board exam. Diba? Yes. Okay. So, not po. Diba may except pa? Madami na. Alright. So, yung tamang sagot po dito, hindi ko nalagyan. Okay. Kasi kay Palma, sinabi ka siyang basic. Okay. Basic. Okay. So, saan na dito? Okay. So, tamang sagot doon is sequence tsaka yung scope. Scope and sequence. Kasi walang scope. Sequence lang. Okay? Meron palang scope and sequence. Okay? So, sorry. Okay, so, continuity. At doon, contextualization, diba? Sorry naman po. Okay? Kapag may scope and sequence po, kasama po silang dalawa. Okay? So, yun yung tamang sagot. Okay? Kasi scope and basic po kasi yan. B for balance. A for articulation. S for scope and sequence. Tapos, I for integration. Tapos, C for continuity. Diba? Maging ako nalito. Okay? Maging ako nalito. So, huwag kayong palilito. Okay? Kasi parang si contextualization, kapag bago ka lang dito, kapag hindi mo nabasa yung kay Palma, talagang makakaligtaan mo si contextualization dahil parang siya yung sagot. Okay? Pero continuity pala. Okay? So, madali lang pong tandaan, basic. Diba? Basic. Balance, articulation, S, sequence or scope. O, isama natin si scope. Tapos, I for integration and continuity for C. Okay? So, dito yan. So, explain natin. Kapag sinabi kasing balance po, okay, so there should be a fair distribution in depth and breadth. Okay, kapag nakita nyo yan,
fairly distributed in depth and width, okay? Yes. And then, ang articulation po, tandaan nyo po yan, is the level of subject matter should be smoothly connected po. Okay, smoothly connected. Tapos, avoiding glaring gaps. Kapag may avoiding glaring gaps, yan po yung articulation. Okay? Depth and breadth, balance. Articulation po is avoiding glaring gaps. O, yun po yung talagang minemorize ko na lang. Okay? Nung sa board exam. Kasi, nag-read po ako ng mga questions. Tapos, ito po talaga yung inask nila. Inask nila. Okay? So, ito po yun. Kaya, minemorize ko na lang word for word. Pero dapat yung intindihin din. Okay? Dahil kapag in-apply sa situational, okay, madali lang po yung maalala. Okay? Yes. So, next po, sequence. Okay? Kapag sinabing sequence, hindi lang pagkakasunod-sunod, pero logical. Okay? Logical arrangement of the subject matter. Diba? Sequence. Okay? And then, integration, tandaan nyo, learners get a holistic or unified view in reality. Okay? Because of the integration or integrating different contents. Okay? So, kapag may holistic or unified view, that's integration. Okay? Again, unify, tapos holistic view, integration sequence, logical order or arrangement, articulation po, that's your avoiding glaring gaps, balance po, that's your depth and breadth. Okay? Alright? So, kapag integration naman po, yun po yung holistic and unified view. Okay? Continuity po. Ito po yung constant repetition. Review and reinforcement. Again, kapag may constant repetition, review and reinforcement, yun po yung continuity about the subject matter. Okay? So, nakuha naman po ba yung basic natin? Yes. But this is by Palma. Okay, Palma. Bagay tanong. Palma. Basic. Okay. Nakakalito nga. Yes. So, wag na lang malito. Okay. So, sabihin mo sa mind mo na dapat mind, hindi ka malito. Dapat mo lang tandaan kapag balance is may depth at breadth. Okay? So, articulation, dapat may avoiding glaring gaps. Okay? Kapag may sequence, that's your logical arrangement. Kapag integration, holistic and unified yung view. Kapag continuity, may constant repetition, review and reinforcement. Okay? Yes. Alright. So, kasi po, it's all about conditioning our minds. Diba? May classical conditioning tayo. So, kapag kinukondition po natin yung mind natin na mahirap o mahihirapan ka talaga. Kapag i-condition natin yung self mind natin na easy lang to. Dapat positive ako. So, eventually, your body will adapt. Diba? Eventually, your body will adapt. Okay? Kaya laban lang talaga. Okay? Be positive. Alright? So, punta naman tayo sa number 24. Malapit na tayong matapos. Okay? So, what level under the affective domain by Krathwohl which shows learners' concern with the worth or value a student attaches to a particular phenomena, object, or behavior? Okay. So, so number 24, C, valuing. Dahil with worth or value, di ba? Nandun na yung sagot ka agad. Okay, so minsan talaga sa board exam, kapag nahirapan ka sa choices, punta ka sa question. I mean, kapag hindi mo talaga naintindihan, always go back to the question. Dahil nandun talaga yung keyword. Okay? Nandun yung keywords, nandun yung sagot. Okay? Kaya, dapat ngayon, i-train nyo yung self nyo niya, bumasa kayo ng maramihan. Tapos, you understand what you're reading. Okay?
Yes, okay, that's valuing. So, punta tayo kay affective domain by David Crathwell. Okay, so sa affective domain by David Crathwell. Diba? So, by David Crathwell first, we have receiving. Uy. Okay. So, according to according to David Crathwell, di ba? First stage is receiving. Okay, receiving po, di ba? Kapag sinabi kasing receiving po, you differentiate. Okay, you are accepting, you are listening, tapos you are responding. That's receiving. Okay? And then kapag receiving naman, you have the willingness to pay attention, di ba? Kagaya nyo ngayon, you are receiving information from me. And you have the willingness to pay attention. Kasi importante at talagang lalabas to sa board exam, di ba? That's receiving. Okay? And then responding naman po, you react voluntarily or you comply, di ba? You react voluntarily or you comply. Okay, example niyan, you comply, you follow, you command, you volunteer, you spend, you acclaim, responding. Oh, kaya ngayon sumasagot-sagot kayo, 'di ba? Yes, you are responding, you are answering. Okay? So next naman, valuing, 'di ba? Kapag sinabing valuing, you are accepting. Okay, acceptance, binavalue mo. Okay? You increase your proficiency, 'di ba? You subsidize, you support. And sometimes, you debate. Okay? Kasi vinalyo mo na. Okay? So, it somehow affects you because you value it. Diba? That's valuing. Okay? Pinapahalagan mo na. Okay? Diba? Minsan may mga tao tayong pinapahalagan pero binabaliwala tayo. O, diba? May pahugot. Okay? Valuing. All right, the rarest folk. Okay? Yes. Okay. So, handa-handa tayo dapat sa mga goodbyes. Okay. All right. Sa goodbyes and then mga hellos. 'Di ba? Okay. May pahugot tayo. All right. So next, characterization. Ay, organization pa pala. Wag nating kaligtaan yung organization, okay? To discuss. Okay, to theorize, tapos to formulate pa, to balance, and to examine. Yun pong organization, di ba? So kapag nag-organize tayo, we are rearranging our value system. Again, we are rearranging our value system. Okay, ni-organize natin kung dapat ba talaga itong gawin or hindi. Dapat ba itong i-prioritize or hindi. Ganun. Organization, di ba? Tapos, yung pinakamataas, nasa taas, characterization by value set. Bakit ito yung pinakamataas? Kasi, ini-incorporate na natin yung value into our life. Ina-apply na natin. Okay? So for example, if i-discuss ng teacher na about tamang asal, tapos in-apply na yung bata, yun na yung in-apply na yung bata. So, yun po yung characterization. Diba? Yes, you are characterizing it. Dala-dala mo na yan kahit saan ka magpunta. Kahit saan mo sulok ng mundo. Diba? Dala-dala mo yung tamang asal. Yun yan. Okay. Example po nito, yung sa ating mga words is you revise, you require, diba? You rate in the high value, tapos you avoid, you resist, you manage, and you resolve. Okay? So that's affective domain by David Crathwell po. Okay, so nakuha naman si Rarest Voc, diba? Or RR Voc. Yun na lang, RR Voc. Rarest Voc. Okay? Yeah, so naway na unawaan naman, diba? Okay. So far, paki-heart-heart naman dyan if nakuha yung mga discussion ko dahil patapos na po tayo. Okay, patapos na po tayo. Paki-heart-heart naman dyan. Okay. Yes na yes. Okay. Isa lang. Alright. So, grabe no, 2 hours.
Thank you naman po sa mga hearts na ibinigay ninyo. Diba? Maraming salamat. Okay. Now, let's proceed naman po sa last question. Okay. So, number 25. Which of the following po is the primary basis in developing a curriculum? Okay. Saan po daw dito? Is the primary basis. Okay. Kapag nag-develop ka ng curriculum. Okay, so walang iba, dapat nating primary basis po in developing a curriculum. May nag-A? May nag-C din. Oh, ano ba talaga? Learning outcomes ba talaga or learners? Hala, hala, hala. Okay, so far, learners naman yung tamang sagot natin. Okay, so huwag natin kalimutan na we go back always to the main reason, no? And rationale na bakit may curriculum. Dahil, in the first place, para sa ating mga learners, di ba? Para sa learners, ating mga estudyante, na lahat ng components dapat related as to how learners can best, can be best taught, okay? And can be best learned, di ba? Through the curriculum being planned and designed by our curriculum designers, di ba? So, as prime educators say, dapat nating tandaan ito na the child po is the heart of the teaching, learning, and the curriculum development process. Di ba? Ang ganda ng ending natin. So, dapat nating tandaan na yung learners daw is the heart of teaching, learning, and curriculum development process. Kaya si letter C yung tamang sagot natin. Diba? Okay. Yes na yes. So naway nakuha naman po yung discussion ko all about curriculum development. Diba? So napakarami kasing concept ng curriculum development kaya pinik ko lang yung mga feel ko na lalabas at na-experience ko naman na lumabas talaga sa board exam. Okay? So, naway nakuha naman po yung discussion ko. Alright? Yes na yes. Nakuha naman po, diba? Okay. So, maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Okay? So, promote ko lang po before I end. Promote ko lang po yung YouTube channel namin. Trio Top Notchers po. Yung YouTube channel namin. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng ganitong discussion, okay, please subscribe and, of course, like and share with our video. So, meron na po kaming mga live session doon, tsaka mga quizzes. And, for free po iyan. Walang bayad, okay? Kaya, avail na po kayo, watch na po kayo, and please don't skip the ads, diba? Yes, please don't skip the ads. And then, our live po ng Trio Top Notchers is always Wednesday, 10 a.m. yung live po namin. Tapos, Sunday po, 7 p.m. onwards. Okay? Yun po yung live namin. And then, Monday, Wednesday, tsaka Friday, mag-upload po kami ng mga quizzes po. Okay? Sa aming YouTube channel. Para naman makasagot kayo at we can measure how far is your learning. Diba? Okay, tapos maraming salamat po kay Teacher Melvin sa pag it's my pleasure and honor to be here sa kanyang YouTube channel na mag-discuss at mag-serve sa ating mga viewers dyan, especially mga September takers. So naway marami po kayong natutunan sa akin. Okay. Yes, Sir Melvin. May i-add ka ba? Ayan. So, thank you so much, Sir V, no, sa opportunity no, na ma-experience ng aking mga followers ang iyong expertise relating to the board examination. I hope na marami kayong natutunan, ha? And then, please do review the video. You can see this after this is uploaded. And, yan. Kapag may mga tanong naman po kayo dyan, you just have to
type it down on the comment box para amin pong ma-cater at mabasa. Susubukan po namin sagutin ang mga katanungan ninyo namin ni Sir V, kung meron naman po. Sige, yes. Na? Yes. Sige, magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Yes naman. Okay. Anything about the board examination, ha? Or tips, clues, techniques, whatever. Nandito pa si Sir B, kaya masasagot niya yan. Yes po. So, pang may katanungan dyan, huwag mahiyang magtanong. Ah, di ba? Kung may right let ba nito. Yes, kung may right let ba nito. Thank you so much po. Mention ko lang po itong mga nagbibigay ng ating nag-purchase po sila ng mga super stickers, no? Ma'am Evelyn Duhelio. Thank you so much, ma'am, for the 24 pesos na pinurchase mo po sa super sticker. Thank you so much. Wow. Tips daw, sir. Yes. So, tips po sa board exam. Okay, so, dapat po talaga kapag mag-take ka sa board exam, dapat may kahandaan, di ba? May kahandaan holistically, okay? So, while you are reviewing, okay, so you should be physically ready, di ba? So, dapat walang sakit, di ba? Alagaan yung sarili, okay? So, and then, you're emotional, di ba? Kasi kapag emotional ka, nakaapekto yan sa iyong pagre-review, okay? So, kapag ikaw ay hiniwalayan ng jowa mo, hold your horses. Okay, kalma lang muna. Okay. Okay lang muna mawala ng jowa, 'wag lang bumagsak sa board exam, 'di ba? Ayun. Okay then, lang maiwan basta hindi maiwan sa profession, no? Kasi nga po kapag maiwan kayo rito, next year, sir, 'di ba? Bago na 'yung may mga idadagdag. So, might as well, no? Hindi natin kabisado ang idadagdag sa Prof Ed na content. Kailangan pa nating aralin 'yan, and of course, ikaw as ikaw rin babalik ka sa mga bagay na dapat mong i-master, and that takes much of your energy and time, and hindi na po hindi na siya friendly sa sarili mo, no? Kasi matagal na panahon na po itong delay na na-experience mo, and it's you cannot afford, no, to fail this one. So kaya itodo muna po ang season na ito. Tama. Itodo na talaga kasi new curriculum na. Tapos last na curriculum, old curriculum to. September takers. Yes. May tanong, sir. Do they still require face shields? Meron pa po ba? Kasi po nung time ko po nagdala talaga kami ng face shield kasi kami yung first batch, di ba? So, iba-iba na po kasi, iba-iba na kasi po yung rules. So, abangan nyo po yung mga announcement ng PRC. Kasi in my case po, yung first batch na nag-take, dapat talaga kami mag, ang tawag nito, magpa-antigen, di ba? Before taking, or magpa, ang tawag nung patustusok sa ilong. Pero, nung mga fourth batch na po, ay pwede na po yung may vax card na lang. So, iba-iba po yung mga rules nila. Nakadepende po yan sa if gagrabe pa yung COVID-19 o hindi na. Okay, so maybe if tataas yung yung COVID-19 na mga nabiktima, so maybe they will raising that concern na magpapa-facial sila uli, di ba? So, abang-abangan niyo po yung announcement. Yes, to be safe. Kasi nga po, nationwide ito eh. Tapos, iba't iba po yung guidelines ng ibang municipalities. So, if ako ikaw, magdala ka na lang po ng face shield, hindi naman po siguro mabigat yan, para safe ka, di ba? Yes. Dapat Girl Scout or Boy Scout. So, ayan, laging handa na lang. Yes. Lindon Lumba, pila ang needed nga score? That's 113. If you are going to get the 75% of 150. But then again, wag kang kampante. 75 lang yung gusto sigurong kunin ito.
Pero I think it's best to get or dream of higher numbers para po kapag nagkamali ng tansya, eh 75, ayos na. Pero again, huwag kang mag-aim ng 75 lamang. That's very wrong. Yes. At insulto sa amin yan, di ba? Mga, tama ang tataas naman ng rating namin, tapos nagtuturo kami sa inyo, and then you're just getting below the rating that we are getting. Hindi po siya friendly. Dapat mas mataas sa amin. Di ba, sir? Yes, di ba? Okay, so huwag tayong maging mediocre, di ba, as teachers. Mm-hmm. Don't settle for less. Di ba? We should aim always high. Diba? Fly high, butterfly, diba? May ganun. Yan, sayaw na agad yan. So, yun po. Wala nang ibang mga katanungan. Ayos ba? 87 and up, sabi ni Ma'am Jonalino. So, yun. That's the rating that we all want to aspire, no? Get. Kasi nga po, pag binabaan mo pa dyan, kapag nagpaparanking ka, gusto mo pumasok sa DepEd, you'll only get 12 points at 75, parang 10 points or 11 points na yan. Ang layo na po, no? Disadvantage mo na po masyado kasi bawat puntos po sa RQA is very important. No? 70 yung kukunin mo doon, pero it's not that easy, lalo na po kapag wala ka pang experience. So, kailangan perfect natin ang LET, no? 87 and up. Hindi lamang sa pagkuha ng perfect sa ranking, pati na rin po kapag ikaw ay nag-top, no? Plus points mo na agad yan. Advantage mo na agad yan sa iba mong kasabay, di ba? Tama. So, kasi po nung nag-take ako, sinabi ko talaga sa sarili ko nga, baka 84 lang yung average ko. Natakot ako. Okay. Pero naman, awa ng Diyos, nagkaroon ako ng average na 91.20 at hindi ko yun inakala, di ba? Kasi paglabas ko sa exam, umiyak talaga ako. Tapos sinabi ko na lang kay Lord na ikaw na yung bahala. Ayan. Ganon. Sir V, diba? May tanong para sa'yo. Sir V, kailan daw ang best time to study? May mga times kasi na nag-review daw siya at hindi pumapasok sa utak niya. Utak niya. Tama. So, di ba, meron tayong different learning styles naman dyan. Okay. So, dapat ngayon, alam mo na kung ano yung technique mo or saan ka best nag-work or nagsa-study. So, panggabi ka ba na study or sa umaga ba? Ganyan. Okay, so you identify po if saan talaga gumagana yung utak mo. Okay? And then po, kapag hindi naman talaga pumapasok o you take a rest. Okay? Wag masyadong i-stress mo yung self mo kasi walang papasok na information kapag ganun. Diba? So you take a rest, you take a nap, and then laban. Okay? Wag yun susuka yun, pero wag susuko. Diba? Ayun. Lagi kong sinasabi yan. So, teacher, it is best to study when you are at your 100% energy. So, you can do that when you wake up, no? So, kapag may trabaho ka naman, so you wake up early, dahil po 100% pa ang functionability ng iyong utak kapag kakagising mo pa lamang. So, if I were you, study early in the morning, gumising ka ng maaga, and then eat an apple, no? Wag masyado sa kape. Apple is best also, no? To keep your brain active. And also po sa mga learning style na kung pag-usapan ay yes, no, you should know yourself better. Isipin mo na saan ka ba kabilang? Kailangan mo bang sumasayaw-sayaw dyan para matuto ka? Kailangan mo ba ng mga graphs and organizers para matuto ka? Or you just have to listen to me without writing anything, natututo ka. And that is proven na po. Marami na pong pumasa na wala siyang notes, nakinig lang daw siya. Auditory learner siya. Pero kapag nagsusulat ka dyan, tapos nakikinig ka rin, audio-visual ka. Pero kapag, ayan, mahilig kang gumagalaw-galaw dyan, meron naman po ako mga actions, di ba? Meron naman po ako mga kanta, kalukuhan rito. Kaya po, completos ricados po, para po sa inyo, para po makater ang inyong mga needs. Thank you so much, Ma'am Evelyn Duhelio, sa iyong super sticker na 49 pesos. Ayan. Wow, ang ka generous.
Yeah, so sir, kapag repeater, possible pa bang mag-top? As of this moment po, last board examination, hindi po nila in-include ang repeater. Pero baka naman this September, kasi po balik na tayo sa normal na scheduling, baka isali nila ang repeaters mag-top. Okay? So, wag mong isipin agad na dahil hindi sinali, hindi ka na agad kasali. Dahil noon, sinasali talaga yan. And maybe because konti lang yung nagtitake for the past 4 batches, kaya hindi nila in-include na. Pero this September, sa mga bago dyan, do not worry po. Baka isali nila and there is a larger possibility na gagawin nila yan. Sige? Yes. Tip sir, para siguradong papasa, isipin mo paglabas ng board examination results, wala yung pangalan mo. O isipin mo ngayon, o diba, naiiyak ka, kinakabahan ka, o that's the greatest motivation that you could ever have. Okay, isipin mo, hindi ka pumasa. O, antok-anto ka dyan, isipin mo, lumabas yung board examination result, tinignan yung result ng crush mo, ng jowa mo, ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, kaya ba? O, kapag hindi mo kayang nakikita silang nasasaktan, ayan, maghunos-dili ka, mag-aral ka dyan. Ayos? Yes. Okay, so I think that's the wrap, no? Bigyan na natin ng gracious exit si Teacher B. Baka may mga ginagawa pa siya rito. I will do the remaining time para i-end ang live, no? So Teacher B, thank you so much po sa iyong napakagandang discussion sa ating mga BB, di ba? So I hope natuto po sila and I hope that they're going to instill it in their minds, no, during the board examination na huwag kalimutan ang mga inaral, no, dahil sayang yung oras na ginugol mo rito for the past 3 hours at most. So Sir V, thank you so much and God bless you po. Thank you Sir Melvin, bye-bye. Okay, so tayo na lang rito. Okay, continue natin ng konti. I-drill ko kayo sa inyong mga pinanood. So, balik na rito. My Liko, thank you so much po sa 75 pesos na super sticker. Ayun. Thank you so much, Ma'am My Liko. Ayun. Okay, so, balikan natin, no? Sa mga diniscuss ni Sir, klarong-klaro po yung mga konsepto na kanyang tinalakay at galing po yun sa kanyang karanasan sa pag-take ng board examination, kaya na-itap niya po ang board exam. Relating to curriculum development po yung tinakol niya, so ating pag-usapan lamang po, no? Baka nakalimutan niyo na. Sige, pag-usapan natin. Again, drill ko kayo ha. Sige, saan galing ha ang salitang curriculum? Very good, kurere, which means to run. Oh, sa bagong kapanahunan, ano ang tawag? The course of study. Tama? Yes. What are the major designs of a curriculum? Ano nga yun? Very good. That's child-centered. Ano pa? Problem-based and subject-centered. Pag sinasabi natin problem-based, dalawa yun. Ano yun? That's life situation and core problems. Okay? Again, life situations and core design. Pag sinasabi natin life situation, bata ang pinag-uusapan dyan, di ba? Pag sinasabi naman po natin core, the society in general. Again, society, core. Pag sinasabi natin bata, that's life situation. And that belongs to the problem-based. Alam ko pong ito yung na-miss ninyo, no? Kaya sinasabi nyo kanina, magpapadrill pa ba ako? Sige, i-drill ko kayo. Okay? So now, kapag child-centered naman po, pag-uusapan natin agad dyan is, ang bata ba, siya ba yung may hawak, no, sa learning niya dyan? Yes, no? Ibig sabihin, mayroon bang discovery? Mayroon bang activity? Mayroon bang variety? Mayroon bang respect for diversity? So kapag meron naman po, nakikita mo naman po sa konsepto na ibinigay ni board, ang sagot dyan, child-centered. Kasi po, kapag subject, discipline-based, kapag po essentials, ay wala na po tayong pagtatalunan dyan dahil punta na agad yan sa subject-centered. Okay? So ulitin natin, kapag nakasentro sa subject, the subject-centered, no? Meron tayong correlated, ang isang subject pumunta sa isang subject, nirelate sila, science is the language of mathematics, tapos yun, isa yun, di ba?
hindi na lost yung identity na. Pero kapag lost identity naman po ay ang tinatawag nating what? Fused. Okay? At kapag naman po broad, masyadong malawak, broad field na agad yan. At kapag naman po pag-uusapan ang curriculum as a process, present yan sa dalawa. The child-centered and the subject-centered relates or focuses, no? Also in the process. So, kung baga, yun yung tawag dito, yung similarity nilang dalawa, no? Na proseso talaga ang dalawang pattern na ating pong pinag-uusapan. So kapag naman po problem-based, anong yung dalawang yun na sinasabi ko? That's the core and the life situations. Pag sinasabi kong personal, that's life situation. Pag sinasabi ko namang society, that's very good. That's the core design. Thank you so much, Ma'am Susie Danabar, sa iyong 50 pesos po na binigay para sa atin. Thank you so much, Ma'am Susie. So na, pag-usapan naman natin ang levels of curriculum. Pag sinasabi nating politicians, societal, di ba? Pag sinasabi naman po nating school, institutional. Okay, yun po yung dalawang yun, ang pinakamahalaga ha. Again, politicians, outside the institution of learning, that's the societal. Pag sinasabi naman natin inside the school, that's the institutional. Pag-usapan naman po natin yung mga types of curriculum. Pag sinasabi natin evaluation, assess. Pag sinasabi natin books, supported. Pag sinasabi natin UNESCO, recommended. Pag sinasabi naman natin values ni teacher na pinapakita sa mga bata, hidden curriculum. Pag sinasabi naman natin si teacher nag-open ng isang topic tapos hindi niya tinapos, ano yon? Null curriculum. Pag sinasabi naman po natin natutunan ng bata, learned curriculum. Pag sinasabi naman po natin tinuturo ni teacher, taught curriculum. Okay? Pag sinasabi naman po natin what else? Pag sinasabi natin series of evaluation, assessed. Lagi po yung ginagamit sa board examination. Okay? What about for the sum or total learning experiences of the child? Again, the sum or total learning of the child. Ano yun? Sum or total of all the learning experiences of the child. That is curriculum development. Ano yun? That is curriculum development. Tandaan nyo yan ha. The sum or total of all learning experiences. That's the curriculum development. Oh, in developing curriculum, what is the correct process? Let's go. The design, okay? The plan, the design, the implement, and then the evaluate. Again, the planning, the designing, the implementing, and the last one is the evaluating. Oh, kailangan bang i-evaluate? Yes, to judge if mayroon bang kailangan i-improve o mayroon bang best practices kayong ginagawa. Tama ba? Yes, very good, no? So yun po yung mga mahahalagang konsepto na dapat hindi niyo kinakalimutan ha. Kasi po hindi nawawala yung mga importante, yung sinabi kong konsepto na maghunos dili ka kung mawala yan sa utak mo. So that's it, no? Patikim lamang po yan. So in some other time, kapag si Sir Melvin na po ang magdi-discuss, padrill natin lahat po ng inyong mga natutunan galing sa ating mga lecturers. The next time around po na ako ay magi-invite will be, I think, tomorrow with the top 10, no? So, ayan, enjoy learning with them para makita nyo po ang kaibahan ng aming pagtuturo, no? Para makita nyo po na minsan kailangan nyo rin pong mag-venture, no, sa ibang mga magtuturo sa inyo besides po sa akin, dahil pinapadrill ko lang po talaga yung mga itinuturo ng maraming lecturers. Kabantay mo? Na nakikita nyo po ba, di ba? Yung mga tinuturo nila, kapag sa akin na po, ipinapadrill ko lamang, minemorize ko lang po lahat yan. Wala nang PowerPoint. PowerPoint kasi nga po, ayan, hindi po intensive ako masyado na mag-discuss. So, dahil nag-assume po ako na nag-aaral ka dyan. Review na nga, di ba? So, pinapadrill lamang kita. Anything that you will add or ask? Meron pa po ba kayong mga katanungan? Again po, thank you so much po sa mga nagbibigay ng mga super stickers nila. Okay? Ayan. Ang bait niyo po. And naway, dumami pa po ang mga katulad ninyo. And then, also,
Thank you din po sa mga hindi nag-skip ng ads, no? End of the month, bayarin na naman si BIR, di ba? Oh, wait. Naipangunta na, sir. Na ako, ay, wait. May question dito, show natin. Sir, na ako, pangunta na. Ano sa correct answer? According to Provel, kindergarten is also known as? Kindergarten is? Oh, ano sa may answer nila? Kuan man ni siya. Kindergarten is the training ground, no? Preparation for the primary schooling. Bakit ba? Ano bang choices na binigay sa'yo? Bakit pa nagkakamali o iba-iba yung mga sinasabi nila? Give me the choices and I will give you my answer. Okay. Wala na po akong live later. Ito na po yung live. Kayo talaga, oh. Binigyan ko na nga kayo ng top-notcher, di ba? Ayan. Ma'am Rosalie Nonsolve, ayan, nagbigay siya ng 50 pesos. Ayan. The other generous LPT, nagbigay na po ng 50 pesos. Thank you so much po, Ma'am Rose. Yun naman pala eh. Garden. Oh, sinabi ko di ba, garden? Kapag may garden, oh, yun na yun. Sagot na yun. Okay? Yes, kapag may garden. Kasi naaalala ko yun, lumabas yan nung season namin. Garden where the child can develop and grow. Tapos father of kindergarten, Frobel. San galing ang kindergarten? Germany. Okay? Oh, what else? Bright kayo si Sir Melvin. Yeah, maayo kayo mag-basketball. Ay, hindi ko maayo ng basketball, oy. No? Duwa rin nga ako. Kay wakiling nga. Balance of life now. I only practice the balance of life because, you know, no, mahirap naman yung antaba ng utak mo pero sakitin yung katawan mo. So, naglalaro po ako ng basketball para, ayan, magkaroon ng muscle. Charot! Sir, ano pong minis... ano to? Children's garden. Yes, garden. What do you mean by... Sir, ano po ba minuscule curriculum? Mini small? That, I do not know. Baka subsets ng curriculum. Hindi ko masyadong master yan, ang konseptong yan. Hindi ko po minsan nakita yan sa board exam, ang konseptong iyan. A place where children have fun and enjoyment, or garden where? It's a garden where children could grow and develop. Yes. Yun yung sinagot ko. Father of modern psychology, that's Wundt. Father of psychoanalysis, that's Freud. Simon Freud. Huwag na kayong malito dyan. Again, father of psychoanalysis, that's Sigmund or Simon Freud. Kapag naman po modern psychology, that's Wundt. Pero kapag modern psychology lang, Wundt pa rin yan. I mean, kapag psychology lang, Wundt pa rin yan. Huwag ka na malito ha. Again, wala naman po talaga si Freud doon, no, sa choices. Sir, ang planetary model kay Kepler, yes. Planetary motion, Kepler. Pwede po ba ng calculator sa BS Ed? Kapag mathematics ka, pwede. Okay, so, ayan. Since there are no questions coming, siguro I should end this live para ma-upload na natin. So thank you so much po sa inyong panunood, no, for the past 3 hours. Nawa po ay natuto kayo, no? And then you also catch me sa ating final drills. Para po sa mga gustong mag-join, just click the join button or you can opt out messaging me on Facebook, Melvin Osabel Buracho, kapag gusto niyo pong mag-join sa final drills na gagawin ko this September 15 and 16, that's Thursday and Friday, okay? So that will be the final drill schedule. Naka-private po yan para po sa mga nag-join lamang. Pero again, it's not recommended. Huwag kang mag-join po. Dahil gusto mong mag-join lang dahil wala lang
Well, ganun, okay? I don't recommend really the final drills kasi nga po nandito na lahat na 300 videos ang pinapanood ninyo. And it's everything no, that you can find in the board is already here. Diniscuss ko na po. Pero kung gusto mong ma-sum up, ma-test yung ability mo in answering, lalo na po sa pagpapadrill na walang humpay, you can just join. Okay? As a way of support in this YouTube channel. And by the way po, should I let you see my silver button? Pwede na ba? I don't think mag-unboxing ba ako? Ngayon ko na ipapakita to. Yan. Papakita ko lang. Ay, wait. Mag-unboxing na lang po. Oh, hindi pa po. Oh, ayan. Ito po yan. Dineliver ng LBC kahapon. Pero, papakita ko yung loob nito kapag ako na mismo yung nagla-live kasi po 839 people lang po yung nanonood sa atin at the moment. Okay? So, ito po yun. Namating na po siya. And, ta-da! Diba? Ito yung pinaghirapan natin. At, ang produkto po at ang award po ni YouTube sa mga taong natulungan natin dito sa Sir Melvin Buracho's Corner, di ba? So nagbunga siya. Oh, sana all my silver. Hindi naman po ito totoong silver eh. It's not the object or how it is, what composed it, but it's the meaning of it, no? Ang value po nito sa mga taong natulungan natin. So, welcome new members, Ma'am Jolly RCP. Kapag member ka dito, mapapanood mo na agad yung mga naka-private na video. At yung mga nag-join through Facebook, nandun po sa group lahat ng links. So, just scroll there, click those links, and then parehas lang po yung access ninyo dito sa mga nagpa-member dito. And then, for those na hindi nagpa-member at hindi nag-join, huwag kang mag-alala. Nandito na po lahat naka-upload publicly. You just have to have patience scrolling them, watching them, mastering them, no? Every single video that you have here. Okay, thank you so much. And I will end things here by saying, kung gusto niyo pong pumasa sa board exam, sabihin mo ang pangalan mo na may LPT sa huli. Go! Ayan, maganda bang pakinggan? O, di ba, kapag magandang pakinggan, mas maganda kapag nagkakatotoo yan, di ba? This is Sir Melvin, signing off. Goodbye, see you next live po. Thank you so much sa mga nagbigay po ng mga super stickers natin.